Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon. Para... Kailangan ko na ng apo iho. Hindi pa man dumidikit ang puwit ni Blake sa upuan sa opisina ng lolo niya, ay iyon kaagad ang kanyang narinig. Hindi niya mapigilang magtaka kung bakit nito kailangan ng apo at kung bakit sa kanya nito sinasabi ang tungkol sa bagay na iyon. Ano nga po? Marami ka na nun kaya bakit kailangan mo pa ng apo? Nakukulangan ka pa ba? Tanong niya. Kinuha niya ang chewing gum na nasa loob ng kanyang bibig pagkatapos ay idinikit iyon sa isa pang upuan. Natawa siya sa kanyang isipan. Nasisiguro niya kasi na kawawa makakaupo sa upuang iyon. Nakikinig ka ba, apo? Nagtataka namang napalingon si Blake sa matanda. Kahit na hindi naman niya masyadong naintindihan ang mga pinagsasabi ng kanyang lolo, ay tumungo pa rin siya na parabang nakikinig talaga siya. Nasa chewing gum ang focus niya kaya bahala ang lolo niyang dumada. Hindi naman kasi talaga siya interesado sa mga sasabihin ng matanda. So, payag ka na? Muling tanong ng lolo niya. Naguguluhan siya sa mga pinagsasabi nito. Ngayon niya napagtanto na mahirap kapag hindi ka nakikinig na maayos. Pakiramdam niya ay nag-quiz sila kinaumagahan tapos hindi siya nakapag-review ng matino. Oo naman. Nakangiting peke na sagot niya kahit na hindi naman niya alam kung ano ba ang tinanong sa kanya ng lolo niya. Great! Hindi mo ako nabigo, iho. Bad boy ka para sa lahat. But this time, masasabi kong good boy ka na. Nakangiting saad ng matanda. Mukhang proud na proud pa ito. Naglakad papalapit sa pwesto niya ang lolo niya at muntik na siyang mapahalakhak nang bigla itong umupo sa kabilang upuan kung saan niya idinikit ang gum. Hindi niya lubos na iisip na ang CEO ng kumpanya ay pupunta sa meeting mamaya na may nakadikit na chewing gum sa pants. Talagang sobrang disgusting iyon para sa kanya. So, kailangan bago ako mapalitan ang dad mo bilang CEO ay mababalitaan ko na meron na akong apo sa tuhod sa iyo. Masayang saan nito, bakas din sa mukha nito ang matinding pananabik. Hindi na niya napigilan ang sarili at napatayo na sa matinding gulat. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halos malaglag ang panga. Apo sa tuhod sa akin? Gulat na untag ni Blake. Anong pinagsasabi mong apo sa tuhod sa akin? Nakadrugs ba kayo? O baka nasisiraan ka na ng ulo? Masyado ka talagang mapagbiro, apo. Kunwari ka pang hindi mo alam? Natatawang sambit nito. Seryoso ako. Nakasimangot na sagot niya. Ako din naman. Pumayag ka na, di ba? Napamura siya ng malakas sa kanyang isipan dahil tungkol pala sa bagay na iyon ang tanong ng matanda. Nakakabobo. Kung alam niya lang hindi sana ang kanyang isinagot. No, I did not. Mabilis na tanggi niya. Why me? I'm just 18 years old. Bakit hindi mo nalang hilingin iyan sa iba ko pang pinsan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nawala tuloy siya sa mood. Ayaw din nila. Babae ang iba mong pinsan. Mas okay na sa apo kong lalaki muna ako magkakaroon ng apo sa tuhod. At ikaw na lang ang chance ko sa ngayon. Paliwanag ng lolo niya na tila namamangha pa. Hindi niya maintindihan kung bakit magusto na nitong magkaroon ng apo sa tuhod. Kung talaga nga ang gusto na nito ay pwede namang pakiusapan ng iba pang pinsan na lalaki ni Blake. Bakit siya pa na walang plano sa buhay? That's impossible. Wala pa akong asawa. Hindi mawala ang pagsimangot niya. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mo ng asawa para magkaroon ng anak. All you have to do is find a baby maker. Pwede rin naman sa girlfriend mo. Pag-usapan nyo na mabuti. Meron ka naman sigurong girlfriend, di ba? Girlfriend? Wala siya nun. Kalandian lang ang meron. Of course, meron akong girlfriend. Pagmamayabang niya pa. Kapag sinabi niya kasing wala, ay siguradong pagtatawanan siya ng matanda. Ayaw niya lang talaga ng seryosong relasyon. Sobrang corny kasi noon para sa kanya. Pumayag ka na kanina kaya walang bawian. Nakangiting saad nito, saka tinapik ang kanyang balikat. Paano kung bawiin ko? Tumayo ang matanda pagkatapos ay kumindat sa kanya. Alam mo na, mawawala lahat sa iyo. Sagot nito. Napamura na naman siya sa kanyang isipan.
He can't imagine na mawawala sa kanyang bank account, RC, kondo at kung ano pang luho. Lahat ng mayroon siya ay kayang bawiin ng lolo niya. Good luck, apo! Saad nito at nagpatuloy na sa pagpirma ng mga papeles. Naiinis na napatayo sa kinuupuan niya si Blake. Damn that old man! Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagpakita sa kanya. Mas gusto ko pang gumawa ng mga kalokohan kaysa gumawa ng bata. Reklamo niya nang tuluyang makalabas sa opisina. Nakaupo ang isang dalaga sa isang tabi sa cafeteria habang kumakain ng fruit salad. Masyadong maingay ang mga estudyante. Meron silang mga sariling mundo. Pero mas nakapupukaw pansin ang grupo ng mga sikat sa kanilang paaralan. Kung makapag-ingay ang mga ito, ay para bang sila lang ang tao sa buong cafeteria. Natigilan lamang ang lahat nang may biglang tumilapo na kung ano. Inangat ng dalaga ang tingin niya at nakita niyang nagkalat ang mga basura sa sahig. May sumipa kasi sa basurahan. Napailing na lang siya nang makilala kung sino ang may gawa noon. The bad boy. Wala talaga itong pasintabi kahit sa mga kumakain man lang. Naglakad ito patungo sa table nila ng mga sikat. Binati ito ng mga kaibigan niya at todoling kiss naman ang mga babae. Hindi lang bad boy, kundi playboy din. Muling nag-ingay ang grupo nila. Masyadong nakakairitang pakinggan. Masakit sa tenga ang ginagawa ng mga ito. Sino ang gustong magkaanak sa akin? Pasigaw na tanong ni Blake. Siya ang lalaking dumating. Ang sikat sa lahat. Para siyang hari kung makaasta sa paaralan nila. Hiyawan ang mga babaeng nagpipresenta. Natuwa ang dalaga. Sigurado kasi siyang prank na naman iyan ang binata. Si Blake pa? Walang nagagawang matino sa buhay. Nagsitawa na naman ang mga kaibigan nito. Sino bang hindi matatawa? Lahat kasi ng babae ay nagpresenta. Maliban nga lang sa kanya. Asa naman kung sasali pa siya sa kanila? Malay niya ba sa bagay na iyon? Damn it! Pagmumura ni Blake. Mukhang galit na ito. Tumayo ang binata at naglakad paalis. Pero bago siya tuluyang lumabas, ay tumingin muna siya sa buong paligid. Napalunok ang dalaga dahil tumama ang mga mata nila. Unang beses niyang makatinginan ang lalaki. At himala dahil tinapunan siya nito ng tingin ngayon. Iniisip na lang niya na dahil siguro siya lang ang naiiba. This time kasi, siya lang ang nakaupo sa lahat ng mga babae dito. Nag-iwas siya ng tingin dahil biglang ngumising ng nakakalokong binata sa kanya. At ayaw niya sa ngisi nito. Parang gagawa ng hindi maganda. Mr. Blake Santillan, are you listening? Napahinto si Blake sa pagpapaikot sa susi ng kotse niya nang tinawag ng pakialamera niyang teacher ang kanyang pangalan. What do you think? Nakikinig ba ako o hindi? Balik tanong ng binata sa guro niya na ngayon ay nakakunot noon na sa kanya. Not, sagot ng guro. Ah, alam mo naman pala, kaya bakit tinatanong mo pa ako kung nakikinig ba ako o hindi? Walang ganang tanong niya. Natuwa naman lahat ng mga kaklase ni Blake dahil sa paraan ng kanyang pagsagot sa kanilang guro. Muli niyang pinaglaruan ang susi niya at hindi na lang pinansin ang pagbubunganga ng teacher nila. Para kasi kay Blake ay walang silbi kung makikinig pa siya dahil ilang minuto pa nga lang ay nakakalimutan na niya ang mga itinuturo sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng binata ang pag-uusap nila ng lolo niya. Hindi maintindihan ni Blake kung ano ba ang pumasok sa isip ng matanda at gusto nito kaagad ng apo sa tuhod. Hindi pa naman siguro mamamatay ang lolo niya para humiling ng ganoon. Malakas pa naman ang lolo niya. Para kay Blake, ang mga walang hiya niyang pinsan na lalaki ang dapat na nasa kalagayan niya ngayon. Sila ang mas gurang sa kanya kaya sila dapat ang magkakaanak, hindi ang katulad niya. Sa buong buhay ni Blake, hindi na isama sa mga plano niya ang pagkakaroon ng anak. Sa edad na 18, mas gugustuhin pa ng binata na mag-drag racing, pumunta sa bar sa kung saan saan, maglaro ng basketball, makipaglandian, makipag-away at gumawa ng prank sa kahit na kanino sa kanilang paaralan. Pero ang magkaanak ay isang malaking hindi. Naiinis siya dahil pakiramdam niya ay naisahan siya ng matanda. Hindi alam ni Blake kung ano maaaring sabihin ng mga tao sa kanya kapag nangyari ang kagustuhan ng kanyang lolo. Natapos ang klase nila nang walang kahit anumang naintindihan ng binata. Hindi na bago iyon sa kanya. Sanay na rin naman siya.
Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Oras na kasi para sa gimmick nila at iyon talaga ang pinakagusto at pinakahihintay ni Blake. Kung tutuusin ay malaya siya sa school nila. Bakit nga ba hindi? Pag-aari naman kasi nila ang nasabing universidad kaya sa ayaw at sa gusto ng ibang tao ay si Blake pa rin ang masusunod. Blake, sandali! Napahinto siya sa paglalaka dahil sa tumawag. Oh, tanong niya kay Michael. Si Michael ay kaklase at isa sa mga kaibigan ni Blake. Sinabayan ni Michael si Blake sa paglalakad. Dumaan lang magkaibigan sa mga babae pero halos mahimatay na mga ito. Ganyan kalakas ang dating nila sa mga kababaihan, lalo na dito sa kanilang paaralan. Anong pumasok sa utak mo at sumigaw ka ng ganoon sa cafeteria? Isa ba yun sa mga kalokohan mo? Natatawang tanong ni Michael saka inakbayan si Blake. Biglang naalala ni Blake ang ganawang pagsigaw kanina. Pero hindi lubos maisip na binata na halos lahat ng babae ay nagpresenta. Pero may isa palang hindi. Ang babaeng mag-isang kumakain kanina. Hindi alam ni Blake ang pangalan ng babae at mas lalong hindi rin pamilyar sa kanya mukha nito. Iyong mga importanteng tao lang kasi ang kinikilala ng binata kaya kahit kaklase or schoolmate niya ay hindi niya pa rin makikilala. Naiinis lang talaga siya ng mga oras na iyon kaya niya nagawang isigaw ang mga katagang hindi naman nararapat na marinig ng iba. Sa tingin niya ay iisipin lang din ang mga ito na nagbibiro lamang siya. Can you keep a secret? Tanong niya kay Michael. Para kay Blake ay walang ibang maaaring tumulong sa kanya kundi si Michael lang. Meron naman siyang tiwala sa kaibigan dahil mula pagkabata ay magkakilala na sila. Kilala na nila ang isa't isa kaya mas okay kung sasabihan niya kay Michael ang tungkol sa bagay na napag-usapan nila ng lolo niya. Of course, ano ba iyon, Dylan? Pareho silang napahinto sa paglalakad. Sabay silang tumingin sa buong paligid. Mayroong mga estudyante pero malayo naman sa kanila kaya hindi naman sila naririnig o maririnig ng ibang tao. Safe ang magiging usapan ng dalawa. Gusto ko magkaroon ng anak. Hindi. I mean, gusto pala ni Tanda na magkaroon ng apo sa tuhod at ako nakita niya. Bulong niya kay Michael. What the? Seriously? Gulat na tanong ni Michael at napatakip pa ng kamay sa bibig. Overacting talaga ang kaibigan niya. Bakit daw? Mamamatay na ba siya? At iyon ang last will niya? Natawa si Blake sa naging tanong ni Michael. Hindi. Hindi pa naman siguro? Natatawang sagot nito sa kaibigan. Malakas pa si Tanda sa kalabaw. Dugtong niya at iniisip pa na pumupunta ang lolo niya sa gym. Gusto lang talaga niya ng great grandchild. Boring siguro ang buhay niya kaya kung ano na lang ang pumapasok sa utak niya. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Kanino mo balak magkaroon ng anak? Natigilan si Blake dahil sa tanong ni Michael. Natanong niya sa isipan kung kanino nga ba niya balak magkaroon ng anak. Wala talaga kasi siyang ideya kung kanino ba dapat. I don't know. Walang ganang sagot niya. Huwag mong problemahin iyan. Maraming babae nagkakagusto sa iyo. Pumili ka na lang sa kanila. May tiwala sa sariling sabi ni Michael. Para bang pinapalakas nito ang loob ng kaibigan. Hindi pwede ang mga ganoong babae. Luke, lahi ko ang pinag-uusapan dito. Ayaw kong magtanim na lang sa kung kani-kanino. I am worried about my health. Baka mamaya, yung babaeng mapipili ko pala ay dumaan na sa kamay ng kusino-sinong lalaki. Mauhaan pa kami na magiging anak ko. Kung ang mga babaeng nakapalibot sa kanyang pipiliin niya, ay huwag na lamang. Kabisado na kasi ng binata ang mga tipo nila. Alam niyang hindi siya ang nauna sa buhay nila. Kung ayaw mo sa kanila, kanino? Sinabi ko kay Tanda na may girlfriend ako. I'm sure, iniisip niya na sa girlfriend ko kuno ako magkakaanak. Biglang natawa si Michael. Girlfriend? Nagmayabang ka pa sa lolo mo? Dinagdagan mo lamang ang iyong problema. Tumatawang sabi sa kanya ng kaibigan. Hindi mapigilang mainis ni Blake kaya naman binatukan niya ang walang hiyang kaibigan. Mukha kasing natutuwa pa ito sa nangyayari sa kanya. Pero seryoso na, sino ang gagawin mo na fake girlfriend and your instant baby maker? Makahulugang tanong ni Michael. Napamura si Blake sa kanyang isipan dahil kahit na iisang babae kasi wala siyang maisip.
hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa siya nagipit sa babae. Dapat 100% V. Nakangising saan ni Michael. Anong V? Kunot noong tanong niya sa nakangising kaibigan. Virgin! He half whispered, half yelled. Pareho naman silang natawa. Kahit kailan talaga ay nagkakasundo silang pareho lalo na kapag kalukuhan na ang pinag-uusapan. Interview her para malaman mo. Alam ko naman na kaya mong kilatisin ang isang babae. Blake nod and smile. Kung may kakilala ako, dadalhin ko sa iyo para naman makapag-usap kayo. Nakangiting sabi ni Michael bago tuluyang iniwan si Blake. Pupuntahan niya kasi ang girlfriend niya sa kabilang section. Mas seryoso kasi si Michael pagdating sa babae kumpara kay Blake. Si Blake naman ay papunta na ngayon sa parking lot. Pagdating doon ay sumakay kaagad siya sa sports car niya. Binuhay ang makina at kaagad na pinaharurot ang kotse. Pero napapreno siya bigla dahil mayroong babaeng bigla na lang sumulpot sa way niya. Hindi niya ba kilala kung kaninong kotse ito? Tanong ni Blake sa kanyang sarili. Ang iba kasi, kapag alam na si Blake ang nagmamaneho ng kotse, itatabi na lang sila dahil paniguradong sasagasaan niya talaga ang mga ito. Kaya, maswerte pa rin ang babae dahil nagawang magpreno ni Blake kahit nalabag sa kalooban niya. Lumabas si Blake sa sports car niya upang makita ang babae. Nasa harapan ng sasakyan niya ang isang dalaga habang nakaupo pa sa sahig. Bumagsak kasi ang dalaga dahil sa matinding pagkagulat sa sasakyan na paparating. Aray ko! Ang sakit ng puwet ko! Reklamo ng babae habang nahihirapang tumayo. Pinapanood lamang siya ni Blake. Namulsa ang binata at hinintay kung makakatayo ito na maayos. Natatawa pa ang binata kapag medyo natutumba ang dalaga. Siguradong nasaktan ito sa lakas ng impact ng pagkakaupo. Hindi ka man lang nag-iingat? Paano kung nabunggo mo ako? May pang... Hindi na natapos ng babae ang sinasabi niya nang mapatingin siya sa mukha ni Blake. Maging si Blake ay natigilan. Ang babaeng kaharap niya kasi ngayon ay ang babaeng kanyang inisian ng nakakaloko sa cafeteria. Siya ay yung hindi man lang nagpresinta na anakan ni Blake. Pakiramdam kasi ni Blake ay napahiya siya sa mga oras na iyon. Akala niya kasi lahat ng babae ay gustong magkaroon ng anak sa kanya. Pero ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi man lang ata nagkaroon ng kahit na kaunting interes sa kanya. Tulala ka, ganun na ba ako kagwapo para sa iyo? Nakangising tanong nito sa babae. Tiningnan lamang siya ng dalaga na parang isang inosenteng bata. Sakto lang ang height niya. Maputi, maganda din naman. Pero mas kapansin-pansin ang maamo niyang mukha, lalo na ang kanyang inosenteng mga mata. Pwede na, pero ayaw ng binata sa porma ng dalaga. Lalo na dahil magulo ang buhok nito. Kung titingnan kasi ay parang hindi man lang marunong magsuklay ang babae. Base sa uniform nito ay dito rin siya nag-aaral, kung saan nag-aaral si Blake. Sa susunod, kapag nakikita mo na dadaan ang kotse ko, tumabi ka kaagad? Naintindihan mo? Sermon ni Blake sa babae habang seryoso ang tingin. Napakagat naman ang babae sa ibabang labi bago tumango. Halos pagalitan naman ni Blake ang kanyang mga mata nang mapatingin ito sa perpekto at mapulang labi ng dalaga. Pasensya na. Saan niya bago tuluyang tinalikuran si Blake? Natulala bigla ang binata. Hindi niya kasi inakala na ganoon lang ang magiging reaksyon ng babae. Hindi man lang ba ito magagalit sa kanya o sasampalin man lang ang gwapo niyang mukha? Naisip niyang baka natakot lang ito sa kanya kaya hindi na umalma pa. Natatawa na lamang siya habang pinagmamastang maglakad ang babae. Paika-ika kasi ito na tila iniinda ang matindi pagkabagsak sa sahig. Ang rupok naman niya, paano na lang kung tuluyan siyang nabunggo na isang Blake Santillan? Stretcher ang sasalubong sa kanya. Pagkausap ni Blake sa sarili habang papasok sa sariling kotse. Akmang papasok na sa loob ang binata pero napahinto siya dahil sa nakitang isang bagay na nasa sahig na talaga namang nakakuha ng atensyon niya. Walang pag-aalinlangan na pinulot ni Blake ang bagay na iyon. Isang school ID? Saan niya? Habang pinagmamas ng mabuti ang napulot. Ella D. Buena Vista. Basa niya sa pangalan na nakalagay. A grade 12 student?
Pareho silang nasa 12 bayta ngunit nasa magkaiba silang section. Sigurado si Blake na ang babaeng iyon na nagmamay-ari sa hawak niyang ID. Ella pala ang pangalan niya. Inaamin ni Blake na kakaiba siya sa lahat ng kanyang kakilala. Wala man lang ata kasing pakialam sa kanya ang dalaga, lalo na sa sinabi niya doon sa cafeteria. Ella, humanda ka dahil isang Blake Santilla na hindi mo dapat baliwalain. Nakangising sabi ni Blake habang pinagmamastang maigi ang hawak na ID. Kinabukasan, maagang bumalik sa school si Ella dahil hahanapin niyang school ID niya. Bigla na lang kasing nawala kahapon after niyang makita si Blake. Hahanapin niya pa sana kaso hapon na at marami pa siyang gagawin. Naglalakad siya ngayon sa corridor ng paaralan nila. Malayo pa lang ay naririnig na ng dalaga ang malakas na tawanan ng isang grupo ng mga kababaihan at kalalakihan. Ang grupong iyon ay ang grupo ng mga sikat. Walang iba kung hindi ang grupo ni Blake Santillan. Pinagtatawanan nila si Benj, isang matabang lalaki. Dahil sa sobrang katabaan nito ay nahihirapan na siyang maglakad. A disgusting pig! Natatawang komento ni Sheila. Isa siya sa mga sikat na babae sa paaralan. She's the president of drama club. Nakalingkis ang babae kay Blake na parabang isang ahas. Walang duda na mayroong something sa pagitan ng dalawa. Dahil sa ginawa ni Sheila ay pinapatutuhanan niya lamang ang chismis na isa siya sa mga kalandian ng binata. No! Bench is penguin. Half pig, half penguin. Natatawang sabi ni Blake sa kanakipag-apir sa mga kasamahan niyang lalaki. Ganito talaga ang ugali niya, lalo na sa mga taong kaapi-api. Hindi mapigilan ang dalaga na mapatingin sa mukha ni Benj. Mukhang maiiyak na dahil sa matinding kahihiyan. Araw-araw ba naman ay ganito ang nararanasan niya sa grupong ito, lalo na kay Blake? Hari ba naman ang kalokohan at kawalang hiyaan? Kaya talagang kawawa ang isang katulad ni Benj. Kahit na sino naman siguro ang nasa kalagayan niya ay maiiyak na lang talaga. Ang ibang estudyante ay hindi na nagtangkang dumaan sa grupo ni Blake. Natatakot din kasi silang matulad kay Bench. Maging ang dalaga man ay nakakaramdam ng takot kaya nga panay ang iwas niya sa grupo dahil ayaw niyang siya naman ang mabalingan. Kahapon nga, nang kamuntikan na siyang mabunggo ni Blake ay umalis na kaagad siya. Hinayaan na lang niya ang binata kaysa makipagtalo pa siya. Alam kasi ng dalaga na hindi magpapatalo ang isang Blake kahit na siya pa ang may kasalanan. Aatras na sana siya upang makaiwas sa kanila. Pero napahinto siya dahil bigla na lang bumagsak si Bench sa sahig. Kasunod noon ay ang malakas na tawanan ng grupo ni Blake. Bigla kasing binato si Bench ng bola. Nawalan siya ng balanse kaya naman bumagsak ang malaki niyang katawan sa sahig. Hindi si Blake ang may gawa noon kay Bench, kundi ang isang lalaking katabi nito. Hindi naman kilala ng dalaga kung sino ang lalaking iyon. Wala man lang nagtangkang tumulong kay Bench na tumayo. Mas pinagtawanan pa nila ang kawaawang lalaki. Maging ang ibang hindi kasali sa grupo ay nakisali na rin sa tawanan. Nakaramdam siya ng matinding awa para kay Bench dahil nahihirapan ng tumayo ang lalaki. Huminga ng malalim ang dalaga saka unti-unting naglakad papalapit kay Bench at sa grupo ni Blake. Bahala na nga. Ang mahalaga ay matulungan ko si Bench. Usal niya sa kanyang sarili. Natigilan sila sa pagtawa nang makalapit ang dalaga. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito dahil mas binigyan niya ng pansin si Bench. Yumuko siya para matulungang tumayo ang lalaki. Hinawakan niya ang braso nito at ibinigay ang buong lakas para kahit papaano ay makayanan na ni Bench na tumayo. Salamat! Nauutal na saad ng matabang lalaki na makatayo na siya. Tumango naman at ngumiti ang dalaga sa kaawaawang lalaki. Wow! The heroine! Namamanghang sabi ng lalaking may hawak na bola. Walang iba kundi ang bumato kay Bench. Pero hindi halata sa mukha mo ang pagiging heroine. Natatawang sabi ng lalaki saka pinaikot ang bola sa daliri. Mas bagay sa iyo ang pagiging pulubi. Dugtong pa nito kaya nagsitawanan ng iba niyang mga kasama. Gusto mo rin atang matamaan ng bola? Well, pwede din naman. Nakangising sabi niya habang pilyong nakangisi sa dalaga.
Nanlaki ang mga mata niya dahil balak na sanang ihagi sa kanya na lalaki ang hawak nitong bola. Napapikit na lamang siya dahil pakiramdam niya, kahit na umiwas pa siya ay matatamaan pa rin siya nito. Mga ilang segundo ay wala man lang bolang tumama sa kanya. Tumahimik din ang buong paligid. Nagtaka siya kaya naman, iminulat niya ang mga mata at mas nagulat siya nang makita niya si Blake na nakatalikod sa kanya habang nasa kamay ng binata ang bola na dapat sana itatama sa dalaga. Hindi mapigilan ang dalaga na magtaka. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa kamay na ni Blake iyon. Hindi naman pwedeng sinalo ni Blake ang bola kaya hindi siya natamaan. Kung tama nga ang iniisip niya, ay isa na atang himala iyon para sa dalaga. Alam kasi niyang wala sa bokabularyo ng binata ang pagtulong sa kapwa. Hindi siya ring bobo, asik ni Blake sa lalaki. Napanganga ang mga kasamahan nila nang bigla na lang inihagis pabalik ni Blake sa mukha ng lalaki ang hawak na bola. Alam nilang lahat na masakit iyon lalo na at tumugo pa ang ilong ng lalaki. What the? Papalag? Seryosong tanong ni Blake. Natigilan naman ang lalaki. Medyo nabahala naman ang mga kasamahan nila dahil nararamdaman nilang parang mayroong away na mangyayari sa pagitan ng dalawa. Leave! Sabi ni Blake gamit ang nagbabantang tinig. Tila utos iyon ng isang hari na dapat sundin. Natatawa namang napailing ang lalaki bago pinunasan ang dumudugong ilong. Nagmamadali siyang umalis, sumunod naman ang iba. Mauna na ako, Bench. Pagpapaalam ng dalaga upang makaiwas na rin sa gulo. Hahakbang na sana siya paalis ngunit hindi na niya nagawa dahil bigla na lang hinarangan ni Blake ang dadaanan sana niya. Wait, don't leave. Sabi ni Blake habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Lihim na napalunok ang dalaga. Ayaw niya kasi talaga ng ganito. Ayaw niyang nakakaharap o nakakausap ang isang Blake Sandilian. Bakit? Inosenteng tanong niya. Namulsa naman ang lalaki habang may ngisi sa labing nakatingin sa kaharap niya. Mayroon kang utang sa akin. Sagot ng binata. Pinipilit niyang intindihin kung ano ang ibig sabihin ni Blake. Wala naman kasi siyang matandaan na naging utang sa lalaki. Ipinagtanggol kita kahit hindi naman dapat. Saad ni Blake. Hindi ko naman sinabing ipagtanggol mo ako. Malumanay na sagot niya sa kausap. Kumunot naman ang noo ni Blake. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Basta, ipinagtanggol kita. Let's talk privately. Saad nito sa katinalikuran ang naguguluhang dalaga. Follow me. Dagdag pa ng binata bago tuluyang umalis. Hindi niya alam kung bakit siya pinapasunod ni Blake. Naisip niya kung may kailangan ba ito sa kanya. Susunod ba ako? Paano kung binibiro lang ako ni Blake? Himala naman kasing kausapin niya ako ng ganito. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Sumunod ka na sa kanya? Napatingin siya kay Bench. Mukhang mayroon talagang kailangan si Blake sa iyo. Dagdag niya at saka ngumiti sa dalaga. Tumango na lamang siya bilang sagot. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya kay Bench. Sumunod na siya kay Blake. Binilisan na lamang niya ang paglalaka dahil baka maglaho na lang bigla ang lalaki. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya na makapasok sila ni Blake sa library. Nagpasalamat ang dalaga dahil walang ibang tao maliban sa librarian na busy sa pag-aayos ng mga libro sa bookshelves. Kumuha ng isang manipis na libro si Blake. Sumandal siya sa pader. Akala ng babae ay magbabasa ang lalaki pero laking gulat niya dahil ginawa lamang nitong pamaypay ang kinuhang libro. Ang init naman? Sira ba ang aircon? Malakas na tanong ng binata sa librarian nila. Opo, Sir Blake. Mamaya pa po aayusin. Magalang na sagot sa kanya. Blake is only student pero boss siya dito sa Santillan University. Hindi maitatanggi na talagang swerte ang pagiging Santillan niya. Pinagmasdan lamang ng dalaga ang binata. Ngayon naman, kumuha si Blake ng chewing gum sa bulsa ng pants niya. Nginuya niya ito na parang mayroong iniisip na kung ano. Noon pa man ay mahilig na talaga siya sa chewing gum. Minsan naman, kung walang chewing gum sa bibig, makikita mo siyang hawak ang lahat ng susi ng kotse niya na pinapaikot sa mga daliri. Inaamin ng dalaga na ang cool talagang pagmasdan ng binata. Mukha kasi talaga itong hot na bad boy, lalo pat nakatayo ang maganda niyang buhok. Maputi ang kulay ng balat, matangos ang ilong,
Maganda ang hubog ng katawan na talaga namang bumabagay sa tangkad niya. Kissable and reddish lips, perfect jawline, magandang manamit, perfect eyelashes at ang mga mata nito ay sobrang gandang pagmasdan. He is almost perfect. Parang isang sobrang gwapong anime character. Okay na sana ang isang Blake Santillan. Pangit nga lang ang pag-uugali. Are you done checking my body? Muntik nang mapaatras ang dalaga sa biglang paglapit ni Blake sa kanya. Ano bang kailangan mo sa akin? Lumayo siya ng kaunti sa lalaki pagkatapos ay tiningnan siya nito na seryoso. Meron ba akong atraso sa iyo? Kung hinihintay mo ang thank you ko dahil ipinagtanggol mo ako kanina. O sige, thank you so much for saving me. Nakangiti na tila inosenteng sabi ng dalaga. Hindi lang iyon, saad ng lalaki. Sa pananalita ni Blake ay mukhang mayroon pa siyang ibang pakay. Napaisip ang dalaga kung ano pa ba. Dahil ba sa nangyari kahapon? Tanong ng naguguluhang dalaga. Humingi na rin naman ako ng sorry. Ang tinutukoy niya ay ang nangyari kahapon sa parking lot. Iyong kamutika na sana siyang mabunggo ni Blake. Hindi nga niya lubos maisip na siya pa ang humingi ng tawad ngayon. Sa cafeteria, iyong isinigaw ko. Tila naiinis na sabi ni Blake. Oh, bakit? Anong kinalaman ko doon? Ikaw lang ang hindi interesado na anakan ko. Hindi makapaniwalang sagot ng binata. Medyo challenging sa akin. Just because of that, I've noticed you. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang pinupunto ni Blake sa mga sinasabi niya. Dahil lang doon, kaya gusto mo ako makausap? Pasensya na kung kahapon hindi ako nagpresenta na anakan mo. Hindi naman kasi ako interesado. Nakangiting sagot niya. Hindi naman nakatakas sa mga mata niya ang pagguhit ng isang galit na tingin sa mga mata ni Blake. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kaharap gayong nagsasabi lang naman siya ng totoo. Damn it! You're so impossible! Mahinang pagmumura ng binata. School ID mo ito, diba? Napatingin siya sa hawak ni Blake. Nagulat siya dahil kanina lamang ay hinahanap niya ito tapos nasa kamay lang din pala ni Blake. Pinahirapan pa talaga siya nito. That's mine. Parang batang sabi niya. Kukunin na sana niya sa kamay ni Blake ang ID pero mabilis itong inilayo ng binata sa kanya. Not so fast. Akin din naman ito. Nakangising sabi nito. Ha? Sa akin lang yan. Picture ko at pangalan ko ang nakalagay dyan. Nababahalang sabi niya. Hindi ko naman sinabing ako. I said, akin din naman ito. Ako nakapulot nito kaya masasabi kong sa akin na rin ito. Biglang tiningnan ni Blake ang hawak na ID. Grabe, kahit na sa picture, pangit ka. Natatawang sabi sa kanya ng binata. Hindi na lang niya pinansin ang pangungutya nito sa halip ay pinilit na lamang niyang kunin ang ID niya. Ibalik mo na iyan. Pinipilit pa rin niya na makuha ang ID. Ibabalik ko ito, but in one condition. Napahinto ang dalaga dahil sinabi ng lalaki. Unti-unting lumapit si Blake sa kanya. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang umatras na lamang. Huli! Nakangising sabi sa kanya ni Blake nang wala na siyang maatrasan pa. Nakasandal ang dalaga sa pader habang nasa harapan naman niyang binata. Tatabi pa sana siya pero bigla siya nitong na-corner. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Hindi niya maintindihan kung para saan ba itong ginagawa ni Blake sa kanya. Ella, Buena Vista ang pangalan mo? Oo. Gusto mo ba na ibalik ko ang ID mo? Tumango naman ang dalaga bilang sagot. Kung ganun, tulungan mo ako. Sambit nito. Ano namang klaseng tulong? Tulungan mo akong gumawa ng bata. Mabilis na sagot nito. Sandaling nag-loading sa utak ni Ella ang mga sinabi ni Blake. Gumawa ng bata? Project ninyo? Inosenteng tanong niya. Project ko lang. Pagtatama ng lalaki sa sinabi niya. Individual project? Parang ganun na nga. But I need your help para magawa iyon. Payag ka na? Hindi ako magaling gumawa ng ganoon. Baka magkamali ako. Nababahalang sabi ng dalaga. Hindi iyan. Ako ang bahala. Kampanteng sabi ng binata. So, yes or no? Hinihintay ni Blake kung ano isasagot sa kanya ni Ella. Sige, susubukan ko para sa grades mo.
Mayroon ka na bang mga gamit? Dapat nakabili ka na para magawa na natin. Semento ba o clay ang gagamitin? Pwede rin kahoy. Uukitin na lang natin. Hindi pa naman ako magaling umukit. Baka tabingi ang magawa nating bata. Nag-aalala na namang sabi ni Ella. Naisip niyang baka project siguro ni Blake sa arts iyon. Mabait naman palang estudyante si Blake. Akala niya kasi walang pakialam ang lalaki sa mga projects niya sa school. Stupid! Saad ni Blake at bigla na lang kinatok ang noo ni Ella. May utak ka ba, ha? Naiinis na tanong ng binata. Mayroon naman, pero hindi ako kasali sa top 10 ng elementary hanggang ngayon. Pero mayroon naman talaga akong utak. Hindi ko lang masyadong ginagamit. Depensa ng dalaga. Damn it! Hindi ko lubos maisip na mayroon ka palang ganitong attitude at pag-iisip. Hinilamos niya ang palad sa kanyang mukha dahil sa matinding inis kay Ella. So innocent! Asik ni Blake at may kasama pang pag-iliing. Hindi ang proyekto sa paaralan ang tinutukoy ko at hindi bata na gawa sa kahit na ano paman na material ang gagawin natin. Hindi ko pinangarap na magkaanak ng ribulto. Pagpapaliwanag ni Blake. Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi ni Ella. I don't really like explaining. Totoong bata ang tinutukoy ko. Baby, totoong humihinga. He paused in mid-sentence with a grin. Be my baby maker. Let's make a baby together. He stepped back. Mamaya ay pag-uusapan natin mabuti ang tungkol sa bagay na iyon. I'm giving you warning, Ella. Back off and you're dead. He whispered and left her open mouth. Natulala si Ella. Ngayon niya lang naintindihan na totoo ang sinabi ni Blake sa cafeteria noon. It is not one of his prank. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit sa sobrang dami ng babae nagpresenta na anakan ni Blake. Ang kagaya niya pa na hindi interesado ang napili niya. Hindi niya alam kung malas ba o swerte if she would be his baby maker. What are you thinking? Malalim atang iniisip mo, baby. Saad ni Sheila saka tumabi kay Blake. Nandito sila ngayon sa classroom. Break time na kasi nila at tinatamad na pumunta sa cafeteria si Blake kaya tumambay na lang muna siya sa classroom. Hindi naman pinilit ng binata si Sheila na samahan siya. Alam niyang makikipaglandian lang naman ito kaya siya nandito. Si Sheila ang kasama niya ngunit ang tumatakbo sa isipan ni Blake ay si Ella. Hindi niya kasi matanggal sa isipan ang naging pag-uusap nila. Akala ni Blake ay ang itsura lang ng babaeng inosente. Pero pati rin pala ugali niya ay ganoon din. Masyadong napakakampante ng binata na maiintindihan kaagad ng dalaga ang mga sinabi niya. Paano nga ba niya pakikisamahan ang ganoon kaslow na babae? Iniisip niya pa lang ay parang sumasakit na ang kanyang ulo. About ba sa nangyari kanina? Dahil ba kay Miko? Tanong ni Sheila. Si Miko ay isa sa mga kasamahan ni Blake. Siya iyong nambato ng bola kay Bench at ang nagtangkang bumato kay Ella. Sinalo ni Blake ang bola but it doesn't mean that he is concerned about her. Hell, wala sa bokabularyo ng lalaki ang salitang iyan. Never. Never pa na sumagi sa isip ni Blake ang pagtulong sa kapwa. Sadyang nagpakitang gilas lamang siya kay Ella. Bakit? Dahil may kailangan siya sa dalaga. Very challenging para sa kanya ang babaeng iyon. Nag-iba ang pananaw niya sa kanyang sarili. Sa buong buhay ni Blake, akala niya lahat ng gusto niya ay makukuha lang ng ganoon kadali. Akala ng binata, lahat ng babae sa labas at loob ng paaralan ay nauulol sa kanya. At akala niya, sa isang salita o tingin niya pa lang ay mapapasunod na niya sila. Pero dahil kay Ella, naging akala lang ang lahat para sa kanya at naging imposible ang lahat ng posible. Nope, tipid na sagot ni Blake. So anong iniisip mo? Muling tanong ni Sheila sa binata. Wala, tipid na sagot niya. Nagulat na lang si Blake nang biglang umupo si Sheila sa kandungan niya. Hindi ka ba nagugutom? Let's eat, baby. Malanding saad nito. Umiling na lang si Blake bilang sagot. Balak na sana niyang itulak ang babae pero bigla na lang siya nitong hinalikan sa leeg. Sigurado si Blake na magkakaroon siya ng high kiss dahil sa ginagawa ni Sheila sa leeg niya. Sheila, ano ba? Naiiritang sabi niya habang itinutulak palayo ang babae pero tila wala man lang itong naririnig.
Napamura sa isipan ng binata. Ayaw na ayaw niya kasing ginaganito siya lalo na kapag wala siya sa mood. Kung wala siyang kontrol sa sarili, ay baka nasuntok na niya ang babae. Natigilan lamang si Blake sa pagtulak kay Sheila nang mapatingin siya sa bintana. And there, he saw Ella watching them. Walang kahit na ano sa pagtitig ng dalaga. She's damn innocent. Talagang naiiba ito sa paningin niya. Ouch! Daing ni Sheila nang itinulak siya ni Blake ng sobrang lakas. Napatayo naman ang binata ng wala sa oras. Why did you do that? Tanong ni Sheila nang makatayo siya. Hindi siya pinansin ni Blake dahil kay Ella siya nakatingin. Sino bang tinitingnan mo? That girl? Tanong ni Sheila na sa tingin ni Blake ay nakatingin na rin ngayon kay Ella. Nagsimulang umalis ang dalaga. Hindi maintindihan ni Blake kung bakit bigla na lang siyang tumakbo palabas ng classroom. Natigilan lamang siya sa pagtakbo nang mapagtanto kung ano ba itong ginagawa niya. Hindi maintindihan ni Blake ang sarili kung bakit niya sinusundan si Ella. Kung bakit niya nagawang itulak ng ganoon si Sheila at kung bakit siya umaate ng ganito. Ano bang pakialam niya kung nakita sila ni Ella? Wala. Wala siyang pakialam. Namulsa siya, sabay buntong hininga. Don't be guilty, Blake. Si Ella lang iyon. Kaya walang mali siya ang nakita niya. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Biglang naalala ni Blake na kailangan niya rin palang kausapin si Ella mamaya dahil gusto niyang malaman kung papayag na ba talaga ang babae sa inaalok niya. Pauwi na ngayon si Ella. Habang naglalakad ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Hindi siya mapakali dahil hindi mawala sa isipan niya, si Blake at Sheila. Hindi niya naman sinasadyang makita ang ginagawa ng dalawa. Napadaan lang talaga siya sa classroom nila. Akala niya kasi noong una, nililinisan lang ni Sheila ang leeg ni Blake gamit ang labi at dila nito. Kaya naman, tiningnan niya talaga ng mabuti pero mukhang nagkamali siya. Naisip niyang baka nagalit si Blake sa kanya. Baka isipin nito na sinisilipan niya ang dalawa. Nahihiyaan nalaga dahil hindi naman ganoon iyon. Hoy! Muntik niyang mapatalon sa gulat si Ella sa bigla ang pagsulpot ni Blake sa harapan niya. Blake! Bakit? Tumingin ang dalaga sa paligid. Nagpapasalamat siya dahil walang ibang tao. Safe siya. Payag ka na? Seryosong tanong ng binata. Nakaramdam na matinding kaba si Ella. Wala pa rin kasi siyang sagot. Hindi naman kasi sigurado ang dalaga kung seryoso ba talaga si Blake sa baby maker na iyon. Bakit ako pa? I've told you already. Naisip ni Ella na ang babaw naman ata ng rason ng binata. Dahil siya lang ang hindi interesado kaya siya ang naisipang piliin ito. Kung ang dalaga ang tatanungin ay hindi iyon katanggap-tanggap para sa kanya. Pinaglaruan ni Ella ang kanyang daliri. Yumuko siya na tila takot harapin ang binata. Ayaw niya nito. Ayaw niyang nakakausap o nakakaharap si Blake. Hindi siya sanay na makisama sa ibang tao lalo na kay Blake. Kaya nga, wala din siyang kaibigan sa paaralan. Mas gusto niyang mapag-isa at mapalayo sa mata ng lahat. Pasensya na, pero ayaw ko. Mas mabuting maghanap ka na lang ng ibang baby maker. Hindi ko kaya. Nakayukong sagot ng dalaga. Hindi niya talaga kaya. Natatakot kasi siya sa maaaring mangyari. What? Sigurado ka ba? She nodded, then bit her lower lip. Hindi naman nakatakas sa pandinig ng dalaga ang mahinang pagmura ni Blake para itong businessman na rejected ng isang malaking kliyente. Hindi ganyan ang sagot na gusto kong marinig mula sa iyo. Kung kinakailangan mo sumagot ng oo kahit nalabag sa kalooban mo, gawin mo. Matigas na sabi ng binata. Hindi kasi talaga matanggap ni Blake ang naging sagot sa kanya ni Ella. Inangat naman ang dalaga ang mukha para tingnan si Blake. Mukha talagang frustrated ang binata. Gustong magsalita ni Ella pero tila nawala na siya ng sariling boses. Ginagawa ko lang ito dahil sa kahilingan ng lolo ko. I am a bad boy but I should not disappoint my grandfather at this point. Paliwanag ni Blake at saka tumigil sa pagsasalita upang tingnan si Ella ng sobrang seryoso. Babayaran naman kita. Sagot ko lahat ng kailangan mo. Ako na ang bahala sa lahat ng bagay. Just be my baby maker. Kalmadong saat nito na tila kinukumbinsi ang dalaga.
Hindi ako laruan na kapag nakita mo at nagustuhan ay babayaran mo na lang para mapunta sa iyo ng ganoon kadali. Hindi ganoon kababaw ang pride ko para pumayag sa gusto mo. Mahinahong sagot ni Ella. Mauna na ako, dagdag pa niya. Dinaanan niya lang si Blake pero napahinto siya dahil bigla na lang hinawakan ng binata ang braso niya. Mahigpit iyon kaya medyo nasasaktan na si Ella. Napatingin ang dalaga sa braso niya pagkatapos ay kay Blake na ngayon ay matalim na ang tingin na ibinibigay sa kanya. Ang lakas ng loob mo na tanggihan ako. Binigyan na kita ng warning pero hindi ka man lang natinag. I hate you! I hate you for rejecting Blake Santillan. Leave my school dahil ayaw ko makita kahit na anino mo sa paaralan ko. Galit na sabi niya bago marahas na pinakawalan ang braso ni Ella. Nagulat ang dalaga at nasaktan dahil hindi siya sanay na makatanggap ng ganoong mga salita. Naiwan siyang nakatulala. Gusto ni Blake na umalis si Ella sa paaralan nila kaya hindi na ngayon alam ng dalaga kung anong gagawin niya. Nakatulala si Ella habang nakahiga sa kama. Nandito siya ngayon sa boarding house niya. At the age of 17 ay naging independent na si Ella. Now that she's 18 years old ay nasasanay na siya. Her family? Ella don't have family. Para sa dalaga ay wala na siyang matatawag na pamilya. Napapikit siya pero bigla siyang napapamulat sa tuwing bumabalik sa isipan niya ang galit na mukha ni Blake. Ginalit niya ang binata. Binigo niya rin ito. Pero hindi naman kasi ganoon kadali para sa kanya na gawin ang gusto nito. Oo, mayroon ngang rason si Blake kaya gusto niya ng anak. Ginagawa niya iyon para sa lolo niya. But how about Ella? She don't even have the single reason to grant his will. Babae pa din siya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung mabuntis nga siya? Ano ang sasabihin niya? Nabuntis siya? Ni Blake? Santillan? Baka pagtawanan lang nila ang dalaga kapag sinabi niya iyon. At sigurado din si Ella na iisipin nilang lahat na nababaliw na siya. Kasama ni Blake ngayon si Michael. Nandito sila sa kondo ng kaibigan niya. Humingi kasi siya ng tulong kay Michael pagkatapos niyang tanggihan ni Ella. Para sa binata ay hindi lang si Ella ang babae sa mundo kaya hindi na niya pipilitin pa ang dalaga. Naniniwala si Blake na hindi ikinagaganda ng dalaga ang pagtanggi nito sa kanya. Mas nagmukha lamang itong pangit sa paningin niya. Huwag na huwag lang talagang magpapakita ang dalaga kay Blake dahil naiinis talaga ang binata sa kanya. Give me a reason why you want to be my baby maker. Sa ad ni Blake sa babaeng kaharap niya. Michael posted sa isa sa mga dami accounts niya saying that wanted baby maker at masaya siya dahil maraming pumatol sa post ng kaibigan niya. They talked to them privately. Pero hindi mapigilang magmura ni Blake sa kanyang isipan. Pansampung babae na kasi itong kaharap niya pero sa sampung iyon ay wala pa din siyang napipili. Uminom siya ng tubig at hinintay kung ano ang isasagot ng babae. Umaasa siya na sana naman ay matino ang maging sagot nito kasi sa totoo lang masyado na siyang stress. Gusto ko maging baby maker mo kasi ang gwapo mo po. Then sobrang yaman pa. Ako na lang ang piliin mo. Sagot nito na ikinatigil naman ni Blake. Parehong sagot pa din na nakuha niya. Pinili na nga niya mga babaeng hindi siya kilala pero ganoon pa din. Pareho lang sila ng gusto sa kanya. Are you still a virgin or not? He asked again. She smiled wildly then winked at him. Talaga namang naiirita na si Blake sa ginagawa ng babae. Akala siguro nito ay natutuwa pa ang binata sa kanya. Bakit hindi mo nalang alamin? Para malaman mo ang sagot. Tila nang-aakit na sagot niya. Napangisi ang binata. Akala siguro ng babae ay madadala niya sa arte ang isang Blake Santillan. For him, she is not attractive or seductive. He wants to cry that in her horrible psychonomy. Narinig naman ni Blake ang mahinang pagtawa ni Michael mula sa likuran niya. Alam kasi ng kaibigan niyang napipiko na si Blake sa mga gustong maging baby maker niya. Lumabas ka na! Utos ni Blake at itinuro ang pintuan ng kondo ni Michael. Matinong babae ang kailangan ko, hindi ang kasimbaliw mo na tila galing pa sa mental hospital. Galit na sabi niya. Hindi naman mapigilang mataranta ng babae. No, hindi pwede. Please, ako na lang. I'm willing to be your baby maker.
Kahit ilang anak pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Saad ng babae. Desperadang nilalanglang? Sige na, I said get out! Utos ng binata, pero hindi man lang siya sinunod ng babae. Please! Labas na! Malakas na sigaw ni Blake dahilan para matigilan ang kaharap. I really hate repeating my words. Now, kung hindi ka pa nilalabas, tatayo ako sa upuang ito at sisipain kita palabas ng pintuang iyan. Galit na sabi niya at binigyan ng nakakatakot na tingin ang babae. Sa matinding takot ay nagmamadaling tumayo ang babae. Para siyang robot na naglalakad palabas. Lahat ng gustong mag-apply, paalisin mo na. Utos niya kay Michael. Bakit naman? Marami pa ang nakapila sa laba. Ayaw ko sa kanila. Pagpuputol ni Blake sa sinasabi ni Michael. Walang ibang nagawa si Michael kundi ang sumunod sa utos ni Blake. Blake, ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Michael sa kaumupo sa tabi ng kaibigan. I don't know. Lahat ng babaeng gusto maging baby maker ko, tinanggihan ko. Pero ang nag-iisang babaeng napili ko, tinanggihan ako. Damn her! Napatingin ang binata sa kisame. Sino ba ang babaeng napili mo before? Nagtatakang tanong ni Michael. Ella. Ella Buenavista. Sagot ni Blake. Baka sa tinig ng binata ang matinding pait. Pait ng ginawang pagtanggi ni Ella sa alok niya. You mean, si Ella? Iyong tumulong kay Bench? Tumango naman si Blake. Why her? Walang pakialam sa mundo ang babaeng iyon. I don't know her personality pero sa pagkakaalam ko, lumipat siya sa school natin noong grade 11 siya. Wala siyang kaibigan o kakilala. Hindi din siya pinapansin. She's an outcast. Ella ang tawag sa kanya. Well, kakaiba nga siya at dahil siguro doon ay napansin mo siya. Hindi mapigilan ni Blake na mapaisip sa mga sinabi ni Michael. She's an outcast? Halata naman sa mukha niya na outcast siya. Nakangising sagot ng binata. Bakit sumuko ka kaagad? Dapat ay pinilit mo pa rin siya. Michael said. Hindi ko pipilitin kung ayaw. Bahala siya. Hindi naman siya kawalan sa akin. Kibit-balikat na sagot ni Blake. Blake, nabigla lang siya sa mga sinabi mo. You should at least give her more time para makapag-isip. Huwag ka naman masyadong atat na magkaanak kay Ella. Natatawang sabi nito kaya naman, hinampas niya ng folder ang siraulong kaibigan. Hindi ako atat. Asa naman, ayaw ko lang talagang mahuli sa palugid na ibinigay ng matandang iyon. Sabi ni Tanda, dapat daw bago siya mapalitan ni Dad bilang CEO ay mababalitaan na niyang mayroon na siyang apo sa tuhod. Oh, ano ay kinatatakot mo? Napabugas siya ng hangin. Malapit na iyon. Ilang months na lang, Michael. Mas okay na maging advance kaysa maging late. Ngumiti naman ang nakakaloko si Michael. Kung ganoon, huwag mong sukuan ang babaeng iyon. Make her yours, saad nito. Maya-maya pa ay pareho silang natigilan dahil sa pagtunog ng cellphone ni Blake. Tumatawag ang lolo mo, sabi ni Michael habang nakatingin sa screen ng cellphone ni Blake. Ano na naman ang kailangan ng Tanda? Sagutin mo, tell him na nagre-review ako dahil may quiz tayo bukas. Sabihin mo hindi ako pwedeng maistorbo dahil baka mabagsak ako. Bigla namang natawa ang loko dahil sa naisipan na palusot ni Blake. Okay. Tumahimik na siya nang sinagot ni Michael ang tawag. Naka-loudspeaker ito kaya naman maririnig din ni Blake ang pag-uusap ng dalawa. Hello sir? Formal na sabi ni Michael. Sino ito? Nasaan ang apo ko? Bakit hawak mo ang cellphone niya? Si Michael po ito. Kaibigan po ni Blake. Bakit po ba? Ah, ikaw pala iho. Nasaan si Blake? Tumingin naman si Michael sa kaibigan bago sumagot. Ang sabi niya po, sabihin ko sa iyo na nasa room ko siya. Nag-aaral dahil may quiz kami bukas. Ayaw niyo pong paistorbo eh. Napailing na lang si Blake dahil sagot ng walang hiya. Ha? Huh? Sigurado ka ba? Sa pagkakaalam ko mula elementary ay wala sa bokabularyo ng apo ko ang salitang review at quiz o kahit anumang related sa paaralan. Sa isip ni Blake ay grabe naman talaga matanda. Parang ipinamumukha kasi niya sa apo na wala itong kwentang estudyante. 2019 na daw po kasi. New year, new life. Kasi sabi ng apo niyo, talaga namang magaling ding magpalusot si Michael. Manang-mana sa kaibigan.
Okay, iho. Tell him na tumawag ako. Saka ko na lang siya kakausapin kapag tapos na siyang mag-review. Kahit hindi nakikita ni Blake ang matanda ay alam niyang natawa ito sa huling sinabi. Yes po. Magalang nasagot ni Michael saka tinapos ang tawag. Grabing palisot iyon ah. Magpapalusot ka na nga lang, iyong hindi pa convincing. Natatawang sabi nito. Isa pa itong kaibigan niya. Kung hindi lang kasalanan ay matagal na niya itong ipinakain sa buaya. Huwag mo nga akong pagtawanan. I'm leaving. Magkita na lang tayo bukas. Tumayo na siya para makaalis sa lungga ni Michael. Sige. Ay, wait. Where is my goodbye kiss, bro? Natatawang tanong nito. Bigla namang kinuha ni Blake ang folder at inihagis sa pagmumukha ni Michael. Kadiri, kambaliw ka. Baka gusto mo isumbong kita sa girlfriend mo. Uy, huwag. Mahal ko iyon. Ikaw naman hindi na mabiro. Napailing na lang siya bago tuluyang iniwan si Michael. Pakiramdam ni Blake ay pasaniya ang lahat. Sobrang stress na nga siya. Kay Ella, pati ba naman sa mga nag-a-apply na baby maker niya ay hindi siya nakaligtas? Napamura siya sa isipan. Para kay Blake ay kasalanan itong lahat ng lolo niya. Kung hindi sana siya humiling ng apo sa tuhod, di wala siyang problema ngayon. Kung hindi niya lang talaga iniisip ang mga ari-arian niya, lalo na ang mana na pwedeng mawala sa kanya, ay hindi niya talaga pagbibigyan ng matanda. He is on his way, pauwi sa kondo niya. Habang nagmamaneho ay iniisip ni Blake kung ano ang next step niya. Lalapitan ko ba si Ella katulad ng payo ni Michael? Magmumukha akong desperado kapag ginawa ko iyon. Usal niya sa sarili. Is that Ella? Tanong niya sa sarili na makita ang isang figura na hindi nalalayo sa dalaga. Mayroon siyang mga dalang plastic bag na sa tingin ng binata ay nilagyan ng dalaga ng mga pinamili niya. Nagmamadali ito habang naglalakad. Para bang may humahabol sa kanya. Dahil sa matinding kuryosidad ay itinabi ni Blake ang kotse niya. Bumaba ang binata sa sakyan at palihim na sinundan si Ella. Medyo dumidilim na rin kasi. Pero salamat sa mga street lights dahil naaaninag niya pa rin ang dalaga. Sobrang bilis maglakad ni Ella. Hindi na nga niya magawang lumingon sa likuran niya. Nagpatuloy siya hanggang sa pumasok siya sa eskinita. May pinagtataguan ba siya? Hindi mapigilang itanong ni Blake. He changed his way. Naganap siya ng shortcut. May kalokohan na naman siyang naisip. Gusto niya lang inisin si Ella. Gugulatin niya ito para naman makabawi na siya sa ginawa nitong pagtanggi sa kanya. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon mo kapag sumulpot ako. Nakangising sabi ng binata. Mas nauna si Blake kay Ella. Nagkumbli siya sa pader. Sumilip siya ng kaunti at napangisi siya nang makita niyang naglalakad palapit sa kanya ang dalaga. Seryoso ang mukha ni Ella. Sobrang nagmamadali sa paglalakad. Tila takot na takot maabutan ako sino man. 3, step to go. Makakalapit na siya kay Blake. 1, 2, 3, boo! Halos mapahagalpak ng tawa si Blake dahil sa naging reaksyon ni Ella. Mukhang nakakita talaga ang dalaga ng totoong multo. Natawa sa isipan ng binata. Nabitawan pa kasi ni Ella mga plastic bag na hawak niya. Gulat na gulat ito habang nakatulala kay Blake. Si Blake naman ay tawa lang ng tawa. Masaya lang siya dahil nakaganti na siya sa dalaga. Kung tutuusin ay kulang pa para sa kanyang ginawa niyang iyon. Magiging kontento lang siya kapag hindi na nagpakita si Ella sa school. He told her na huwag nang bumalik sa school and Blake was hoping na gagawin ni Ella ang sinabi niya. Kung hindi talaga ay mananagot ito sa kanya. Blake! Napahinto sa pagtawa ang binata nang marinig niya ang paghikbi ng dalaga. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo ba na sobra akong kinakabahan? Humihikbing sabi ni Ella. Biglang nagtaka si Blake dahil sa pag-iyak ni Ella. Hindi naman siguro iiyak ang dalaga dahil lang sa nagulat siya. Natatakot na nga ako. Dinagdagan mo pa? Hindi alam ni Blake kung saan at kanino natatakot si Ella. Lumingon si Ella sa likuran niya. Saka tumingin kay Blake. Nagulat na lamang ang binata nang biglang lumapit sa kanya ang dalaga at niyakap siya ng sobrang higpit. Parang nag-slow motion ang lahat para kay Blake. Pakiramdam niya, nabibingi siya sa mahinang pag-iyak ni Ella sa kanyang dibdib. Natatakot ako! Bulong ng dalaga.
hindi maintindihan ni Blake kung bakit bigla na lang naging overacting si Ella. Blake, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo. Nakapagpasya na ako. This is final. I'm willing to help you. Huwag mo na akong palisin sa school. Payag na akong maging baby banker mo. Seryosong sabi ni Ella, dahilan para magulat si Blake. Hindi alam ni Blake kung ano ang dahilan ng pagbabago ng isip ng dalaga. Pero isa lang ang masasabi niya. Maswerte pa rin para sa kanya ang araw na ito. Abot hanggang Korea ang ngiti mo ah. Anong magandang ganap, Blake? Tanong ni Michael nang mapansin itong kakaiba ang ngiti ng kanyang kaibigan. Sabay silang naglalakad sa corridor. Lahat ng babaeng madadaanan at makakasalubong nila ay todo tilian. Hibang na hibang ang mga ito. Animoy, ngayon lang nakakita ng gwapo. Sanay na si Blake sa setup na ito kaya hinahayaan niya na lang. Naniniwala siyang kakaiba ang kagopuhan niya kaya ganito na lamang kung mahibang ang mga babae sa kanya. Hulaan mo! Nakangiting sagot ng binata. Binawi na ng lolo mo ang hiling niya? Panghuhula ng kaibigan. No, kung totoo lang iyang sinabi mo, hindi lang ngiti ang magagawa ko. Baka nagpahanda na ako ng party. Kung totoo ngang binawi na ni Tanda ang hiling niya. Sagot ng binata habang iniisip na sana ay magkatotoo na lamang ang hula ni Michael. Eh ano ba? Siguro may naikama kang maganda. Hindi na pinatapos ni Blake ang sinasabi ni Michael. Baliw, ang bastos ng bibig mo. Asik niya dito na napapailing pa. Nagsalita ang hindi bastos ang bibig. Natatawang sabi ni Michael. Babatukan na sana niya ito pero umiwas ang loko. Alam ko na. Bigla niyang inakbayan si Blake. Meron ka ng baby maker? Excited na tanong nito. Napangiti naman si Blake. Saka sunod-sunod na tumango. Damn, he can't explain how happy he is today. Iyong tipong sobrang saya ng binata dahil meron na siyang baby maker. Pakiramdam niya ay para na siyang nanalo sa loto. Hindi man lang siya nahirapan na mapapayag si Ella. Feeling blessed ang isang santilyan ngayon. Iisipin na lamang niya na dahil sa pagbabanta niya kay Ella na paalisin ito sa school ay ang naging rason ng dalaga para pumayag sa gusto ng binata. Graduating na si Ella sa senior high school at malaking kawalan para sa dalaga kapag napaalis siya sa school. Big deal na kasi kapag nakapasok ka sa Santillan University. Kagabi, pagkatapos pumayag ni Ella, bigla na lang siyang umalis. Wala nang sinabi pa ang dalaga. Basta na lang niya na iniwan si Blake. Hindi na rin pinansin ng binata kung bakit parang nagmamadali ito na parang hinahabol ng kung sino. Baka drama lang iyon ang dalaga sa kanya. Huh, talaga? At sino naman ang maswerteng babae? Maging si Michael ay mukhang masaya sa ibinalita ni Blake. Sobrang supportive talaga nito sa kaibigan niya. Ella! Bulong niya kay Michael. Ella? What? Siya ba talaga? Muntik na niyang masipa palayo ang kaibigan dahil medyo napalakas ang boss nito. Ayusin mo nga ang action mo. Medyo naiinis na sabi ng binata na ikinatawa naman ni Michael. Okay, take two. Hinintay ni Blake kung ano ang gagawin ng kaibigan. Mukhang may pakulo na naman kasi ito. Ella? What? Siya ba talaga? Isa-isang bulong ni Michael habang ang mukha nito ay wala man lang kahit na anumang reaksyon. Pareho silang natahimik at maya-maya pa ay sabay na namang natawa. Mukha kasi talaga silang ewan ang magkaibigan. Grabe, ang pangit ng pagmumukha mo! Todo tawang sabi ni Blake. Oo nga, kasing pangit ng pagmumukha mo. Todo tawa rin na sabi ni Michael. Napahinto lang sila sa pagbibiruan ng makita nilang paparating si Ella. Katulad ng dati, ganito pa rin ang ayos ng dalaga. Walang taste, masyadong manang. Ang inosenteng mukha niya ang mas napansin ni Blake. Parang hindi nakatulog ng maayos ang dalaga. Naisip ni Blake na baka iniisip siya nito kagabi kaya ito napuyat. Hindi naman malabong mangyari iyon. Naalala ng binata ang kawalang hiyaang ginawa ng dalaga sa kanya. Niyakap pa siya nito nang walang pasabi. Kawalang hiyaan iyon para sa kanya. Mukhang puyat na puyat ang baby maker mo ah. Pinuyat mo ba siya kagabi? Nagsimula na ba kayong gumawa ng milagro? Pabulong na tanong ni Michael habang nakatingin kay Ella na ngayon ay naglalakad papalapit sa kanila. Hindi ah, wala akong kinalaman.
Kilala kita, Blake. Huwag ako. Tumatawang sagot ni Michael. Sapak, gusto mo? Kunot noong tanong ni Blake. Napailing naman ang wala sa oras si Michael. Takot na makatikim ng sapak. Psst! Ani Michael nang dumaan si Ella sa tabi nila. Tumigil naman sa paglalakad ang dalaga at tumingin sa magkaibigan. Nasaan? Inosenteng tanong nito. Kumunot naman ang noo ni Blake. Nasaan ang alin? Balik tanong ni Michael. Nasaan ang aso? Tanong nito sabay tingin sa paligid. Aso? Oo, sabi mo kasi. Psst, kaya akala ko mayroon kang pinapaalis na aso. You know? Psst, shoo! Psst, shoo! Sabi nito saka kumilos na parang mayroong pinapaalis na aso. Sarili mo, aso. Natatawang sabi ni Michael pero sa Ella, walang reaksyon. Aalis na sana ang dalaga pero pinigilan siya ni Michael. Feeling close talaga ang loko. Wait a minute, may sasabihin si Blake. Saad nito sabay tapik sa balikat ng nananahimik na kaibigan. Ha? Meron akong sasabihin? Nagtatakang tanong ni Blake. Wala naman siyang sasabihin kaya anong pinagsasabi ng kaibigan niya? Mukhang nananaginip ata ito. Oo kaya? Napatingin siya kay Ella. Mukhang naghihintay ito sa sasabihin ng binata. Gusto kitang makausap ngayon. Saad ni Blake kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Baliw talaga si Michael. Masyadong imbento. Ipapahamak pa ata ang kaibigan. Sumunod ka. Huling sinabi ni Blake. Bago naunang umalis. Lahat ng mga binitiwang salita ni Ella kay Blake ay naglaho bigla. Dahil sa takot at pag-iwas ng dalaga ay napapayag siya bigla. Anong sasabihin mo? Tanong ng dalaga. Nasa garden ang dalawa. Walang ibang estudyante. Tanging sila lang ni Blake. Sasabihin ko ang mga bawal at hindi habang baby maker pa kita. Sagot ng lalaki. Hindi nagsalita si Ella. Hinayaan niya lamang si Blake. May inilabas na papel ang binata. Iyon ay ang magiging kontrata niya kay Ella. Here is the contract. Tumango naman ang dalaga bilang sagot. Sumandal ang lalaki sa malaking puno. Si Ella naman ay nakatayo lang sa harapan nito. Bago ang lahat, tatanungin muna kita. Saad ni Blake. Sige. Tumango pa ang dalaga. Ilang taon ka na? 18. Saan ka nakatira? Sa bahay. Mabilis na sagot ni Ella. What? I mean, saang lugar? Sa lugar na ito. Hay, saan nga? Sa boarding house. Di ba lalabas ka sa school? Diretso lang. Then liliko ka. Meron kang makikitang malaking tindahan. Sa dulo noon ang tinitirahan ko. Nakangiting paliwanag ng dalaga. Stupid. Huwag mo na nga sagutin. Next question. Dependent or independent? Independent. Where is your parents? Guardians. Sandaling natahimik ang dalaga sa tanong ng binata. Hindi siya sigurado kung sasagutin niya ba ang tanong nito o hindi. Wala. Wala na. Patay na? Napakagat sa ibabang labi si Ella bago tumango. It's right. Wala nga talaga. She is alone. Pinanindigan na iyon ang dalaga. Tanungin man siya ng ilang ulit tungkol sa bagay na iyon, hindi pa rin magbabago ang kanyang sagot. So walang magiging problema. Rich kid ka ba? Medyo natatawang tanong ni Blake. Hindi. Alanganing sagot ni Ella. Halata namang hindi. Siguro, scholar ka lang kaya ka nakapasok sa ganitong klaseng paaralan. Tumango na lang siya bilang sagot. Sinong bumubuhay sa iyo? Paano ka nabubuhay mag-isa? Seryosong tanong ni Blake. Isa sa bumubuhay sa akin ay ang hangin. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi dahil sa hangin, hindi ako makakahinga. Kapag wala ang hangin, baka patay na ako ngayon. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Blake. Hindi niya kasi inakala ang nagisagot ng dalaga. Shucks, mukha ngayon ka lang ata na inform, Blake. Naman, ang hirap mong kausap. Another question. Sandaling nag-isip ang binata kung ano ang susunod niya itatanong. In relationship ka na ba? Bakit mo tinatanong? Liligawan mo ako kung sakali man na hindi? Gulat na tanong ng dalaga. Asyong pa, asa ka naman? Hindi, gusto ko lang makasiguro na walang magiging sabit. Natatawang sagot ni Blake.
Wala, sagot na lang ng dalaga. Okay, last question na lang. Are you a ver... Wala na pala. Let's continue. Saan ni Blake sabay iling. Iniisip ni Ella kung ano ang ver. Virtue ba? O Virgo? Ito ang mga bawal at hindi. Also ang mga gusto ko. Una, bawal mong ipagsabi sa lahat na baby maker kita. Saan ni Blake? Kaya tumango naman sa Ella. Pangalawa, gusto ko lahat ng ginagawa mo, gagawin at pupuntahan mo ay sasabihin mo sa akin. Sa isip ni Ella ay masyado iyong demanding para sa kanya. Pangatlo, lahat ng sasabihin at iuutos ko ay gagawin mo. Parang hindi na naman fair iyon para sa dalaga. Pang-apat, hanggat baby maker kita, bawal kang makipaglandian sa ibang lalaki. Pero ikaw pwede? Hindi ko naman gawain iyon. Depensa ni Ella. I don't care. Panlima, bawal kang lumapit sa akin lalo na kapag maraming tao. Gusto ng dalaga ang ideyang iyan. Pang-anim, gusto ko kapag mayroon ng baby, siya na ang magiging priority mo. Tumango na naman si Ella bilang sagot. Pampito, hanggat dinadala mo ang anak ko, hindi ka pwedeng umalis sa poder ko. Saad ng binata. Hala, grabe naman! Reklamo ni Ella. Pangwalo, ayaw kong gumawa ka ng isang bagay na ikasisira ng tiwalang ibinigay ko. Uy, coming from you talaga ha? Hindi pinansin ng binata ang sinabi ni Ella. Pangsyam, bawal mong bigyan ng kahulugan ang ipinapakita ko sa iyo. Mabuti o masama mang ugali. Tandaan mo, kapag naging mabuti man ako sa iyo or inalagaan kita, hindi para sa iyo iyon. Gagawin ko iyon para sa bata. Alam naman ni Ella iyon. Panghuli, bawal mahulog. Baby lang ang mayroon sa atin. Walang hihigit pa doon. Tumangutango naman ang dalaga. Any question? Nag-isip ang dalaga. Question? Marami sana siyang itatanong pero baka magreklamo si Blake. Kaya isa na lang ang itatanong niya sa binata. Meron. Ano? Huminga muna ng malalim si Ella. Makakaya niyang itanong iyon dahil meron siyang karapatang malaman ang tungkol doon. Kapag meron ng baby at kung naisilang ko na siya, kanino siya mapupunta? I mean, meron ba akong karapatan na makilala bilang ina niya? Sandaling natahimik si Blake sa tanong ng dalaga. Wala. Walang kahirap-hirap na sagot nito. Lahat ng karapatan sa bata ay mapupunta lamang sa akin. Nakasaad din iyon sa kontrata. I just want to clarify things between you and me. I rent you as a baby maker. No, the word limitation. Baby maker ka lang. Hanggang doon ka lang. Hindi nakasama sa trabaho mo ang pagiging ina ng bata. Prank ang sagot ni Blake kay Ella. Ganun ba? Tama ka. Baby maker lang ako. Hanggang doon lang ako. Tumatangong sabi ng dalaga kahit pa sa loob niya ay may naramdaman siyang kalungkutan. Mabuti. Don't worry. Babayaran naman kita at hindi maliit na halaga ang matatanggap mo. May magiging bonus ka pa kapag nagkaroon ka agad ng baby. Kailan ka nga pala magsisimula? Magsisimulang mag-ano? Magsisimula bilang baby maker ko. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit kinakabahan siya sa tanong nito. Ikaw ba? Kailan mo gusto? Balik tanong niya sa lalaki. Ngumisi si Blake tapos unti-unting lumapit kay Ella. Ngayon, husky, nasagot nito. You know, willing ako kahit saang lugar pa iyan. May panunuksong sabi ng binata. Hala, sure ka? Baka mahuli tayo. Sabihin pa nila ang bastos natin. Nababahalang sabi ng dalaga. Hindi iyan, kampanteng sagot ni Blake. Eh, paano ba? Uupo ba ako? Tatayo ba? Nalilitong tanong ni Ella na siyang ikinatawa ni Blake. Meron bang nakakatawa? Oo, ikaw. I'm just kidding. Tatanggalin ko muna ang pagiging inosente mo bago natin simulan ang bagay na iyan. Kasi sa totoo lang, mukha kang baliw. Sa halip na matukso ay pinapatawa mo ako. Hindi makapaniwalang sabi ni Blake. Ayaw mo nun? Napapatawa kita? Ayaw ko. Here is the contract. Sign it. Kapag nakasign ka na, ibalik mo sa akin. Tinanggap ni Ella ang kontrata pagkatapos iyong ibigay ni Blake ay namulsa ang binata sa katinalikuran ang dalaga.
Nga pala, so Saturday, magkita tayo. Bili ng binata sa dalaga. Bakit? Kasi magsisimula ka na sa trabaho mo. Sagot nito. ID ko pala. Tanong ni Ella na maalala ang tungkol sa bagay na iyon. Sa akin muna, saka ko na ibibigay sa iyo. Sagot nito bago tuluyang iniwan sa Ella. Napailing na lamang ang dalaga. Mukha kasing pahirapan pa siya ni Blake na makuha iyon. Sabado, nagising si Ella dahil sa isang malakas na katok sa pintuan niya. Bigla na lamang kinabahan ng dalaga. Oh my, baka mayroong magnanakaw. Grabe naman ang aga-aga niya magnakaw. Pwede naman mamayang gabi, total, tulog na ako noon. Hindi ko pa sila mahuli. Saka bakit siya kumakatok? Dapat tahimik lang siya. Pagkausap ni Ella sa kanyang sarili. Naisip ng dalaga na kung magnanakaw nga iyon ay wala naman silang makukuha sa kanya dahil mahirap lang siya. Bumangon siya sa kama. Suot niya ang malaking t-shirt at gulo-gulo pa ang kanyang buhok. Kinuha niya ang walis tambo sa gilid ng pintuan. Nagtago siya sa gilid. Nagready na siya dahil babasagin niya ang bungo ng kung sino mang nilalang na ito. Unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Pakiramdam niya ay parang nasa horror lang siya. Inangat niya ang hawak na walis. Akmang hahampasin na sana niya ang taong iyon nang sumigaw ito habang nalalaki pa ang mga mata. Ella! Ano bang ginagawa mo? Diyos ko! Papatayin mo ba ako? Madam! Nalalaki ang mga mata na sigaw ni Ella. Muntik na sana niyang mahampas ng walis tambo ang landlady nila. Sorry po, akala ko kasi kung sino. Madam, maniningil na po ba kayo sa upa ko? Pasensya na po dahil wala pa talaga akong pera. Baka next week po, makakabayad. Nahihiyang sabi ng dalaga. Para kay Ella, tila isang dilubyo sa tuwing sisingilin siya ng upa niya. Hindi, bayad ka na. Bayad na ang isang taon mo dito. Sobra pa nga eh, kaya isang taon din kitang hindi masisingil. Sabi nito kaya nabitiwan ni Ella ang hawak na walis. Really? Oh my gosh, sino nagbayad? Iyong lalaki sa labas, hinahanap ka din kaya puntahan mo na siya. Hindi ko pinapasok dahil bawal ang lalaki dito. Bawal ang lalaki sa boarding house nila Ella. Para lang kasi sa babae ang boarding house nila. Grabe naman kasi ang landlady nila, ang daming bawal. Ah, teka po, just tell him na maghihilamos lang ako. Kagigising ko lang ho kasi. Akmang tatakbo patungo si CR sa Ella nang pigilan siya ng landlady. Huwag na, mukhang naiinip na rin kasi iyon. Pundahan mo na. Tinulak-tulak niya palabas si Ella. Sinusubukan pa ng dalaga na bumalik sa loob pero isinara na ng landlady ang pintuan. Sige na Ella, baka umalis na iyon. Saad nito sa kainiwan ng dalaga. Napatingin si Ella sa kanyang sarili. Cute pa rin naman siya kahit bagong gising pa. Minuksan niya ang gate at bumungad sa kanya ang isang magarang red Ferrari na nakaparada sa labas. Hindi mapigilang mapahanga ni Ella sa nakikita niya. Lumapit siya doon. Kinatok niya ang bintana. Natuwa naman siya nang bumukas ito kaagad. Ang tagal mo! Halos mabingis si Ella sa pagsigaw ng lalaki sa loob. Nakasuot ito ng black sunglass at hoodie jacket. Hinubad ng lalaki ang suot niyang sunglass at halos mapanganga si Ella sa nakita. Blake! Nagtatakang tanong ng dalaga. Sino pa ba? Umaasa ka ng ibang bisita? Umiiling-iling naman si Ella. Kotse mo ito? Tanong ng dalaga habang hinahaplos ang magarang sasakyan. Oo. Sana all. Bakit ka nga pala nandito? I told you. Magkikita tayo sa Sabado. At ngayon na iyon. Ngayon nga pala iyon. Pero masyadong maaga. Hindi pa ready ang dalaga. Paano mo nalaman ang tinitirhan ko? Dahil sinabi mo. Sinunod ko lang ang mga sinabi mo. Pumasok ka nga dito sa kotse ko. Para kang pulubi dyan. Sagot ng binata. Nagmadali naman si Ella na pumasok sa kotse ni Blake. Pagkapasok niya, bigla na lang siyang hinagod ng tingin ni Blake mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang ayos mo? Mas nagmukha kang dugyot. Komento nito habang nakatingin sa kanya. Pangit ba? Sobrang pangit. Sagot nito sa kaumiwas ng tingin. Tila hindi niya magawang tagalan ang pagtitig sa dalaga.
Ikaw ba nagbayad sa landlady namin? Tanong ni Ella kay Blake. Tumango naman ang binata sa kanya. Talaga? Salamat, Blake. Masayang sabi ng dalaga. Hindi na ngayon sasakit ang ulo niya sa kakaisip kung saan siya kukuha ng ipambabayad niya. Hindi yun libre. Advance payment mo yun. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Blake. Ano? Medyo naiinis na tanong nito sa kabilang linya. Pinakinggan lang siya ni Ella since hindi naman niya naririnig ang kausap ni Blake sa kabilang linya. Oo na nga. Atat ka? Don't worry. Magkakaroon na. Sasabihin ko din sa iyo. Basta. Oo, gagawa na. Pagalit, nasabi ni Blake sa kapadabog na pinatay ang cellphone niya. Hindi mapigiling isipan ni Ella kung sino ang kausap ng binata at ganun na lang ito kung sumagot. Sino yun? Curious na tanong ng dalaga. Si Tanda, ang lolo ko. Makatawag naman ang Tanda, wagas. Ano sinabi niya? Tinignan naman siya ni Blake ng seryoso. Sandaling natahimik ang binata bago sinagot ang tanong ni Ella. Gawin na daw natin ang apo sa tuhod niya. Ha? Huh? Excited naman ata ang lolo mo. Yeah, ganun talaga. Napirmahan mo na rin naman ang kontra kaya anytime pwede na tayo magsimula. Pareho silang natahimik. Hindi alam ni Ella kung paano ba sisimulan. Kailangan ba siya ang unang gagalaw? Si Blake ang lalaki kaya siya dapat ang mauna, diba? Iyan ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ng dalaga. Ella, pagbabasag ng binata sa katahimikan. Bakit? Isipin mo na wala lang itong gagawin ko. Bigla siyang humarap kay Ella. Nakatingin lamang ang dalaga sa binata habang unti-unti itong lumalapit sa kanya. Nagtataka si Ella kung ano ang gagawin ni Blake at bakit kailangan pa nitong ilapit ang mukha sa kanya. Dumb! I can't! Pagmumura ng binata nang halos dumikit na ang tungki ng ilong nila. Bigla namang napangiti ang dalaga. Ano ka ba? Bakit sobrang lapit mo? Tinitingnan mo ba kung may muta ako? Meron ba? Hala? Kaya ba I can't? Kasi hindi mo kayang tanggalin ang muta sa mga mata ko? Lumayo siya ng kaunti kay Blake. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Nakakahiya tuloy sa'yo. Saad ng dalaga habang pinupunasan ang gilid ng mga mata niya. Talagang iyon ang iniisip mo ah. Hindi makapaniwalang sabi ni Blake. Binuhay niya ang makina ng sakyan kaya bigla namang nataranta si Ella. Aalis ka na? Teka, lalabas na ako. Akmang bubuksan na sana ng dalaga ang pintuan ng kotse pero mabilis siyang pinigilan ni Blake. No, sasama ka sa akin. Nakangising sabi ng binata. Saan? Sa kondo ko. Simpleng sagot ni Blake. Ha? Bakit? Gagawa ng baby. Masyadong masikip kapag dito natin ginawa sa kotse ko. Malokong sabi nito, saka pinaharurot ang kotse niya. Pasok na. Utos ni Blake kay Ella nang mabuksan niya ang pintuan ng condominium niya. Nakatayo si Ella sa labas ng pintuan ng kondo ni Blake habang ang binata naman ay nakatayo sa loob. Saan ako papasok? Inosenteng tanong ni Ella. Pumasok ka sa akin, kaya mo? Tanong ng binata. Napatingin naman ang dalaga sa kabuuan ni Blake. Hinahanap niya kung saan siya papasok. Hindi ko ata kaya. Hindi naman ako kakasya sa bibig mo. Isa pa, wala namang pintuan ang katawan mo kaya saan ako dadaan? Napailing na lamang ang binata dahil sa sinabi ng dalaga. Pumasok ka dito sa loob ng kondo? Bobo! Hindi na mapigilan ni Blake na sigawan si Ella. Mabilis talaga kasing maubos ang pasensya niya. Nasaan ang bobo? Tanong niya kay Blake sabay lingon sa kanyang likuran na parabang hinahanap ang kusin namang tinatawag ni Blake na bobo. Nasa harapan ko, sagot nito sabay hila sa dalaga sa loob. Ako? Blake, hindi naman ako bobo kahit itanong mo pa sa teacher ko. Medyo lang ang isasagot niya. Hindi na lamang pinansin ng binata ang mga pinagsasabi ni Ella. Pakiramdam niya kasi masasakit ang ulo niya kapag inintindi niya ang mga walang kwentang sinasabi ng dalaga. Nang tuluyan silang makapasok ay pinaupo ni Blake sa Ella sa sofa. Pagkatapos ay iniwan muna. Pumasok siya sa kwarto niya. Napatingin si Ella sa buong silid. Maganda, elegante, malinis at napakasarap tingnan.
ng lugar na ito. Nakaayos talaga ang lahat, from table, chair, chandelier, carpet, cabinet, frames at kung ano-ano pa. Wala man lang atang kahit na alikabok o kahit na anumang kalat na makikita dito. Pakiramdam ni Ella ay nagmumukha siyang kalat para sa ganitong kondo. Ngayong nakakita siya ng ganito ay bigla tuloy ginusto ni Ella na magkaroon ng ganitong tirahan. Paano kaya kung hingin ko ang kondo ni Blake? Ibibigay niya kaya sa akin? Hindi pwede. Naiiya ako saka kawawa naman si Blake. Baka maging palaboy siya. Titira na lang siya sa kalye kapag ibinigay niya ang kondo niya sa akin. Sisihin pa ako ng mga bagulang niya. Mahinang saad ni Ella sa kanyang sarili. Watch this. Napatingin siya kay Blake. Tumabi siya kay Ella at saka inilapag sa harapan ng dalaga ang dala niyang laptop. Alin? Here. Itinuro ni Blake ang screen. Napunta naman doon ang tingin ng dalaga. Nakita niya ang isang babae na nakatayo. Hindi niya mapigilang magtaka dahil tila parang may mali ata sa nakikita niya. Blake? Sambit ni Ella habang tutok na tutok ang mga mata sa screen. Saad ng binata habang nakangiting nakatingin sa screen. Panonoorin ko iyang babae. Teka, bakit ganun? Sinong kumuha ng damit niya? Bakit tubod-tubod siya? Nagtatakang tanong ni Ella. Nakatayo ang babae. Hubot-hubad at nakatakip ang dalawang kamay niya sa magkabilang dibdib. Kawawa naman siya. Walang hiyang kumuha ng damit niyan. Kinunan pa nila ng picture. Look! Blake, mukhang nahihi ang babae. Kasi pilit niya pa rin tinatakpan ng dibdib niya. Bigla namang natawa si Blake sa sinabi ni Ella. Hindi nahihi ang babae. Post niya iyan. Komento nito. Video ito. A hot video. At gusto kong panoorin mo ito para naman may matutunan ka. Hot? Ibig sabihin mayroong sunog? Wow, parang exciting at the same time, nakakatakot. Kaya siguro walang saplot ang babae. Kasi sa sobrang init ng apoy, nainitan siya. Kaya hinubod niya muna ang damit niya, di ba? Hindi na pinansin ni Blake ang tanong ni Ella. He played the video. Hindi mapigilan ang dalaga na magtaka dahil mayroong lalaki sa tabi ng babae. Naman is wearing a boxer shorts. Napatayo ang dalaga sa matinding pagkagulat nang biglang nagdikit ang mga labi ng dalawa. Ano ba yan? Bakit sila ganyan? Bakit sila nagkakagatan? Tanong ng dalaga habang itinuturo ang video. She can't cope with it anymore. Para siyang nasusuka sa nakikita. Nag-iiba din ang pakiramdam niya. Para siyang magkakasakit. Stop the video. It was her first time to watch that kind of video. It was new for her. Ipinikit niya ang mga mata dahil pakiramdam niya, dumikit na sa mga mata niya ang imahe ng dalawang nilalang na iyon. Ayaw mawala sa mga mata ko. Nakikita ko pa rin ang ginagawa nila. Saad ni Ella habang kinukusot ang sariling mata. Napahinto lang siya sa ginagawa nang marinig niya ang malakas na tawa ni Blake. When she opened her eyes, nakita niya ang tumatawang si Blake habang nakatingin pa sa kanya. Mukhang tuwang-tuwa pa ang loko na makita siyang nagkakaganyan. Ano ba yan? Kasi simula pa lang ng video pero umaayaw ka na kaagad. Wala pa tayo sa middle. Makakatulong pa ito para mawala ang kainosentehan mo. Natahimik si Ella sa sinabi ni Blake. Hindi mapigilang isipin ni Ella kung bakit ganoon na lamang ang saya ni Blake na makita niya ang reaksyon ng dalaga na mapanood ang video. Uuwi na ako. Pinagtitripan mo lang ako. Ano pa ba ang maaasahan ni Ella? Kapag si Blake ang kasama niya, walang magandang mangyayari kundi puro kalokohan lang. Hindi ka uuwi. Natigilan na naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Tumayo si Blake at lumapit kay Ella. Stay. Just stay here. With me. May binili na akong damit. Maligo ka. You look so disgusting. Kunot noon na sabi nito saka muling pumasok sa kwarto niya. Kailangan na nga talagang maligo ni Ella dahil sa ayos niya. Hinanap niya ang bathroom ni Blake. Dahan-dahan siya naglakad patungo doon pero napahunto siya nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Bakit parang ang tamlay ko? Bakit ang sakit ng balakang ko? Para ako nakakaramdam ng matinding pagkapagod. Nagugutom din ako at yung puson ko. Ang sakit? Aray!
Hindi na lamang iyon pinansin ni Ella dahil baka mawala din kapag nakaligo na at nakakain na siya. Pumasok na siya sa bathroom ni Blake. Wow, ang gara! May malaking salamin pa. Siguro, sinisilipan ni Blake ang sarili niya sa pamamagitan ng salamin na ito. Ibang klase talaga. Natatawang sabi ni Ella habang nakaharap sa malaking salamin. Tiningnan niya ang katawan sa salamin. Sexy din pala ako. Sexy pa ako sa babae sa laptop ni Blake. Nag-post pa siya sabay ikot at talikod sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang likuran, pababa sa may bandang puwetan niya. Hindi niya mapigilang magtaka nang may makita siyang kung ano sa damit niya. Wait, bakit may stain ang damit ko? Red stain? Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa parting iyon. Hindi kaya... God! Napaawang ang kanyang labi. Blake! Sigaw ng dalaga na mapagtanto kung ano ba iyon. What? Natatarantang tanong ng binata at wala man lang pag-aalinlangan na pumasok sa loob ng banyo. Mabuti na lamang at may suot pang damit si Ella. Kung nagkataon na nahubad na niya iyon, ay baka nasilipan na siya ng binata. Cancel ang pagdating ng baby. Nalulumong sabi ni Ella. Bagsak ang magkabila niyang balikat. Nagtataka namang napatingin si Blake kay Ella. Ha? Huh? Bakit? Kunot noong tanong ng binata. Tumalikod naman si Ella sa kanya. Look! Dumudugo! Blake! Mayroon akong dalaw. Sagot ni Ella dahilan para makatanggap siya ng malulutong na mura mula kay Blake. 1 week na rin ang lumipas. Matapos ang kalokohang ginawa ni Ella kay Blake, napapailing na lamang ang binata kapag naaalala nangyari. Ipinakita ba naman sa akin na may tago siya? Walang hiya talaga. Mahinang sabi ni Blake sa kanyang sarili. Hindi lang iyon ay kinaiinis niya. Naiinis din siya dahil hindi natuloy ang plano niya dahil lang sa walang hiyang dalaw na iyon. Malas talaga. Bulong niyang muli. Pinauwi na rin niya si Ella sa boarding house niya. Para saan pa ang pananatili ng dalaga sa kondo niya? Ano ang gagawin ni Blake kasama si Ella? Maghihintay kung kailan huhupa ang baha? Baka mabaliw siya nang wala sa oras. Nandito si Blake ngayon sa cafeteria kasama ang kanyang grupo. Busy sila sa tawanan habang si Blake naman ay nag-iisip kung kailan magkakaroon ng baby. Kung wala lang problema, si Blake ay baka nakisali na rin siya sa tawanan ng iba. Siya ba ang tumulong kay Bench? Narinig niyang tanong ni Sheila. Katabi niya lang kasi ito. Yes, maikling sagot ni Miko. Kahit na nagtalo silang dalawa ni Miko ay part pa rin ng grupo ang lalaki. Palalampasin niya ang ginawa nitong kabastusan. Pero kapag sumagot pa ito ng ganoon sa kanya, ay siya na mismo ang magtatanggal kay Miko sa grupo. Look at her. Para talagang syunga. I don't know kung paano napadpad ang ganyang klaseng babae sa paaralang ito. Natatawang sabi ni Sheila. Pasimpleng sinulyapan ni Blake ang tinitingnan ng mga kasamahan. And there, he saw Ella. Natapon ang dala niyang pagkain. Sa halip na tulungan ng iba ay pinagtawanan pa nila ang dalaga. Pinulot ni Ella ang natapong pagkain at ibinalik sa hawak na tray. Napangiwi naman ang iba, diring-diri sa ginawa ng dalaga. Naisip ni Blake na kung ibang tao siguro nasa kalagayan ni Ella, baka siya pa nangungunang tumatawa ngayon. Baka ipinahiya niya pa lalo ang dalaga. He hate it dahil si Ella ang baby maker niya. Kinuha ni Sheila ang balat ng saging sa basurahan at lakas loob na ibinato kay Ella. Ang mas malala ay ginaya rin ng iba ang ginawa ni Sheila. Pati ang mga tirang pagkain ay binato nila sa dalaga. Ginaganito nila si Ella dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Bench. Hindi maintindihan ni Blake kung bakit hindi niya magawang tagalan ang ginagawa ng mga kasama niya. Tatayo na sana si Blake. Handa na para kumilos pero hindi na natuloy dahil pinigilan siya ni Michael. Let them, Blake. Titigil din ang mga iyan. Sabi ni Michael kahit na maging siya, ay hindi rin nagugustuhan ang ginagawa ng mga kasamahan nila. Hindi mapigilan na mainis ni Blake dahil hindi man lang lumalaban sa Ella. Hinahayaan niya lamang ang mga ito na gawin iyan sa kanya. Mas gugustuhin pa ni Blake na tumakbo si Ella palabas para maiwasan ang kahihiyang nangyayari sa dalaga. Stop it! Asik ni Blake at saka itinaob ang mismong table nila. Nagkalat ang lahat.
Natigilan ang lahat sa pagtawa. Nakaawang ang kanilang labi at nanlalaki ang mga mata. Ang ingin ninyo! Nakakainis dahil... Dam, he don't know what he is going to say. Lahat sila ay naghihintay sa sasabihin niya. Sunod-sunod na nagmura sa isip niya si Blake. Baka isipin na naman nila na ipinagtatanggol na naman niya sa Ella. Naiingayan lang talaga ang binata sa kanila. Clean all your mess! Walang aasa sa janitor! Saan ni Blake saka walang paalam na umalis. Katatapos lang ni Ella na magpalit ng kanyang damit. Mabuti na nga lang dahil mayroon pa siyang extra uniform sa locker niya. Kung wala, ay baka pinagtatawanan pa rin siya hanggang ngayon. Bakit ganun sila? Wala naman akong kasalanan na. Shushila naman, parang ang init ng dugo sa akin. Mabuti na lang, ipinagtanggol na naman ako ni Blake. Ay, ipinagtanggol nga ba? Sabi niya ang ingay daw. Dahil siguro doon kaya siya umarte ng ganoon. Saan niya, pagkatapos ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ngayon ay naglalakad na si Ella pabalik sa classroom. Pero napahinto siya nang makita niya si Blake na seryosong nakaupo sa bench. Mukhang malalim ang iniisip ni Blake. Kung iniisip niya ang tungkol sa baby, ay wala na rin naman na akong ano. Kaya pwede na, sambit ng dalaga. Hinihintay na lamang ni Ella kung kailan lalapit sa kanya si Blake pero mula nang dinala niya ang dalaga sa kondo ay hindi na siya muling lumapit pa kay Ella. Hindi tuloy mapigilan ang dalaga na mag-isip ng kung ano. Minsan ay sumagi din sa isip niya na baka may iba ng baby maker si Blake kaya hindi na niya kailangan pa si Ella. Balak na rin naman niyang itanong kay Blake ang tungkol doon at kapag wala pa siyang naipalit kay Ella ay ang dalaga na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon na ng baby. Tumingin sa Ella sa paligid. Wala namang masyadong estudyante kaya hindi magiging issue kung lalapitan niya ngayon si Blake. Huminga siya ng malalim bago unti-unting lumapit kay Blake. Hindi man lang ata na malaya ni Blake na nasa harapan na niya si Ella. Tulala kasi ang binata. Blake, saan ni Ella dahil kung tatayo lang siya dito ay wala talaga siyang mapapala. Tumingin si Blake kay Ella. Kumunot ang noon niya nang makita ang dalaga. Bakit? Seryosong tanong ni Blake. Kung iniisip mong ipinagtatanggol kita, nagkakamali ka. Tungkol ka agad sa bagay na iyon na lumabas sa bibig ng binata. Hindi ko naman iniisip na ipinagtatanggol mo ako katulad ng ginawa mo noon. Nandito ako dahil may itatanong ako sa iyo. Hindi mapigilan ni Blake na magtaka. Anong itatanong mo? Seryosong tanong ng binata. Meron ka na bang assignment sa next subject mo? Nakangiting tanong ni Ella. Anong klaseng tanong iyan? Akala ko pa naman kung ano na. Medyo naiinis na sabi ni Blake. Joke lang. Ito, seryosong tanong na. Huwag na, baka mainis lang ako lalo. Saad ni Blake saka tumingin sa ibang direksyon. Bahala ka, itatanong ko pa rin kahit ayaw mo. Hindi nagsalita ang binata. Mukhang interesado din sa sasabihin ni Ella. Blake, meron na bang bago? Meron na ba akong kapalit bilang baby maker mo? Dahil sa naging tanong ng dalaga ay napalingon ang binata sa kanya. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko kasi meron na. Hindi mo na kasi ako nilalapitan kaya iniisip ko na hindi mo na ako kailangan. Medyo malungkot na sagot ni Ella. Tumayo si Blake, hinarap si Ella. Really, huh? Tanong niya. Tumango naman si Ella bilang sagot. Then, you are wrong. Sa tingin mo ipagpapalit kita? Never. Walang bago. Kahit nabobo ka, hindi ako maghahanap ng iba. Kaya magtitiis na lang ako sa'yo. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit kahit tinawag siya ni Blake na bobo ay napangiti pa rin siya. Nasisiraan na marahil ang dalaga. Kung wala ka ng kailangan o sasabihin, makakaalis ka na. Saad nito at muling umupo. Teka lang. Kasi ano? Kasi wala na akong ano, kaya pwede na tayong mag-ano. Kasi iyon naman ang gusto mo ang magkaroon ng ano. Ang gulo mo. Anong ano? Alam mo na ang tinutukoy ko, Blake. PJ yun eh. Bawal sabihin ang buong words. Huwag kang pa-inosente. Natatawang sabi ni Ella. Ako pa talaga ang pa-inosente ha.
Sipain kita, gusto mo? Hindi, baka tumilapon ako. Baliw? Naupo din si Ella sa tabi ni Blake. Ano, tara na? Willing ako mag-cutting classes para sa apo sa tuhod ng lolo mo. Napairap na lamang ang binata. Tumigil ka nga. Alam mo ba ang mga pinagsasasabi mo, ha? Lo, ayaw mo? Bakit? Ikaw naman ba ang mayroong dalaw? Blake? Gulat na tanong ni Ella. Huwag mo nga akong kakausapin dahil sumasakit ang utak ko dahil sa iyo. Saan ni Blake sabay hilot sa sentido niya? Eh? Joke lang naman. Ayaw mo ba? Sinabi ko ba? Tanong nito. Umiling-iling naman si Ella bilang sagot. Let's go! Nakangising sabi ni Blake saka hinila paalis si Ella. On the way na si Ella at Blake papunta sa kondo ng binata. Wala na talagang atrasan pa para kay Blake. Kailangan na nilang gumawa ng baby. Madali lang silang nakatakas sa school. Takot lang kasi ng guard kay Blake. Si Ella ay nasa tabi ng binata. Mahimbing na natutulog. Nakatulog kasi ang dalaga habang nasa biyahe. Gigisingin na lamang siya ni Blake kapag nakarating na sila sa kondo niya. Habang nagmamaneho ang binata, ay may narinig siyang mahinang pag-iyak. No! Don't do this to me! Maawa ka sa akin! Pakawalan mo na ako! Please! Bulong ni Ella habang mahinang umiiyak. Nang lumingon si Blake sa kanya, ay nakapikit naman ang dalaga. Marahil ay nakakaranas ito ngayon ng masamang panaginip. Ano na naman ang napapanaginipan ng babaeng ito? Kunot noo na tanong ni Blake. Ayoko na! Ayoko na! Paulit-ulit na sabi ng dalaga. Kaagad na itinigil ni Blake ang sasakyan niya. Wake up! Saan ni Blake saka tinapik ang balikat ni Ella. Hey! Wake up! Sa mga tlong pagtapik niya ay nagising din ang dalaga. Ang mga mata ni Ella ay makikitaan ng matinding takot. Mabilis ang kanyang paghinga at may bakas ng luha sa mga mata. Blake! Tanging nasabi niya. Natulog pa kasi, nanaginip tuloy. Kunwari ay naiinis na sabi ni Blake. Kumunot pa ang noon niya at masama ang tingin sa dalaga. Ano bang napanaginipan mo? Ha? Wala? Sagot ni Ella sa kaumiwas ng tingin. Nasaan na tayo? Tanong ng dalaga upang ibahin ang topic. Road. Tipid na sagot ni Blake. Binuhay niya na lamang ang makina pagkatapos ay pinaharurot ang sasakyan. Naiinis si Blake dahil hindi man lang sinabi ng dalaga kung ano ang naging panaginip niya. Kung ayaw nito sabihin, di huwag. Pakialam ba ng binata? Habang nasa daan ay walang nagsasalita sa kanila. Blake could not understand kung bakit bigla na lang nag-iiba ang mood ni Ella. After 5 minutes ay nakarating din sila sa kondo ni Blake. Naunang umalis ang binata. Makakaya na rin naman ni Ella ang kanyang sarili kaya hindi na niya kailangan ng guide. Nang makarating si Blake sa kondo niya ay tumuloy siya sa kusina. Alam na rin naman ni Ella ang passcode ng kondo ni Blake kaya malayang makakapasok ang dalaga. Ang bagal kasing maglakad ni Ella. Dinaig pa niya ang pagong kaya iniwan na lang siya ng binata. Hindi mapakali si Blake. Kinakabahan talaga siya ngayon. Ay, ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Parang gusto kong tumigil ang oras dahil ayaw kong pumasok si Ella sa kondo. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong gagawin namin. Paano ko ba magagalaw ang isang inosenteng katulad niya? Hindi ko na kilala ang sarili ko. Para akong isang duwag na tuta. Saad ni Blake habang hinihintay ang pagdating ni Ella. Blake? Muntik nang mapatalon sa gulat ang binata. Kahit ang pagdating ni Ella ay hindi na niya namalayan. Pinakalma niya ang kanyang sarili saka humarap sa dalaga. What? Kalmadong tanong niya kahit na sa loob niya ay tila may nagkakarera ng mga kabayo. Magsimula na tayo? Sabi ni Ella. Muntik nang mapaubo si Blake. Pakiramdam niya ay siya pa itong babae sa kanilang dalawa. Parang siya pa ata ang mas naiilang sa kanila. Hindi na niya maramdaman sa mga oras na ito ang inosenteng Ella. Parang ibang katauhan ang kaharap ng binata. Are you sure about it? Malakas na napamura sa isipan ng binata. Ano bang klaseng tanong iyon? Malamang oo ang isasagot ni Ella. Sasama pa ba ang dalaga kung hindi ito sigurado sa gagawin nila?
I am really sure about it. What is wrong? Ayaw mo na ba? Seryosong tanong nito. Hindi naman sa ganoon. Pero kasi, bakit? Bakit? Bakit iba ka? Nasaan na ang inosenteng si Ella? Nasa harapan mo. She said and smiled. Nalang si Blake sa naging sagot ni Ella. Talaga sinusubukan na siya ng dalaga. Unti-unti siyang lumapit kay Ella. Panay ang pagmumura ni Blake sa kanyang isipan dahil mukhang siya pa ang kinakabahan sa ginagawa niya. Habang si Ella ay nakatingin lang sa kanya gamit ang inosente niyang mukha. Para bang hindi man lang apektado ang dalaga sa nangyayaring ito sa kanila. Sigurado ka ba talaga? Muling tanong ni Blake nang makalapit na siya kay Ella. Oo, ewan ko na lang sa'yo. Medyo napahiya si Blake sa sagot ng dalaga. Siya pa ata ang hindi sigurado sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim ang binata. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Makakaya niya ito, para kay tanda at para sa mga ari-arian niya. Tiningnan niya si Ella sa kanyang mga mata, sa ilong at sa labi. Habang ang mga mata niya ay nasa labi ni Ella, ang kanyang utak naman ay nagtatanong kung dapat ba niyang halikan at hawakan ang naghihintay na dalaga. Hindi naman siya baguhan sa gawaing ito pero bakit feeling first timer ang isang Blake Santillan? Bakit ang tagal? Mabubuntis ba ako ng tingin mo? Inosenteng tanong ni Ella. Para namang matatawa ang binata sa tanong ng dalaga. Kung pwede lang sana, baka kanina pa nabuntis nang tingin niya si Ella. Hahalikan kita. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ni Blake. Mariing napapikit ang binata. Nakagat niya rin ang ibabang labi at tila gustong sabunutan ng kanyang sarili. Parang nakakatawang isipin na nagpapaalam pa siya sa dalaga. Pakiramdam niya ay nababaliw na ata siya. Mabubuntis ba ako ng halik mo? Muling tanong nito. Just say yes or no. Tinatanong kita kaya sagot dapat ang sasabihin mo, hindi tanong. Medyo naiinis na sabi ni Blake. Mas lalo lang kasing humahaba ang pag-uusap nila dahil sa kagagawa ni Ella. Bakit ka naiinis? Gawin mo na kasi kung anong gusto mong gawin. Nagpapaalam ka pa. Alam mo na rin naman ang gagawin mo. Nahihiya ka ba? Hindi. Bakit ako mahihiya? Sino ka? Para kahian ko? Masungit na sabi ni Blake. Hindi naman pala. Kaya gawin mo na. Napaawang ang labi ni Blake at umigting ang kanyang panga kasabay ng mabibigat na paglunok niya. Sinusubukan niyang pigilin na sarili ngunit tila inuubos na iyon ni Ella. Fine. Matigas na sambit ni Blake. Kasabay noon ay ang marahas na pagsakop niya sa nakaawang na labi ng dalaga. Hindi niya dapat ginaganito ang isang Blake Santillan. Nakalimutan na ata ni Ella na isang Santillan ang kasama niya ngayon. Bakit mo kinakagat ang labi ko? Nauutal na tanong ni Ella sa tuwing pinapakawala ni Ella ang kanyang labi. Hindi siya sinagot ng binata. Pakiramdam kasi ni Blake kapag huminto siya, mauudlot itong gagawin nila. Wala na siyang ibang iniisip ngayon, tanging si Ella lang. Walang kahit na kaunting ideya ang dalaga kung paano humalik pabalik pero wala nang pakialam si Blake doon. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang mangyari. Kailangan niya ang dalaga. Iyon ang tanging nasa isipan niya at alam ni Blake na walang may makakapigil sa kanya kahit na ang mismong sarili pa niya. Ang kamay ni Blake ay unti-unting naglalakbay sa kasuotan ni Ella. Hinuhubad ang bawat parteng iyon. Ipapatong na sana niya si Ella sa table sa kusina pero hindi na niya ginawa. Masyado yung maliit para sa kanila. May kwarto naman pero nakakatuwang isipin na parang mas gusto ni Blake dito sa kusina. Binuhat niya si Ella at kaagad na inihiga sa sahig. Wala eh. Masyado siyang excited. Blake! She whispered. Napatingin si Blake sa inosenteng mukha ng dalaga. Hindi niya maunawaan na sarili kung bakit nakakaramdam siya ng guilt. He felt sorry dahil siya ang magiging dahilan kaya mawawala ang kainosentihan ni Ella. Habang ginagawa niya iyon sa dalaga, ay hindi mawala ang pagtataka sa mukha nito, lalo na ang mga inosenteng tanong ni Ella. Hindi makapaniwala si Blake na kahit hanggang dito ba naman, sa bagay na ito, ay inosente ang dalaga. They are both naked when he decided to own her innocence. Parang hindi na niya maisip pa kung ano ang tama. He lay on top of her
their bodies intertwined with passion. He could hear her soft cries as they had become one. Damn! Nakalimutan niya atang si Ella ay berhen. Napahinto si Blake at kaagad na napatingin sa umiiyak na si Ella. Mama ko, ang sakit. Sinaksak ata ako ng kutsilyo. Blake, bakit ganun kasakit? May galit ka ata sa akin eh. Humahagulhol na sabi ni Ella. Hindi alam ni Blake kung nagbibiro lang ba ito o ano. I'm sorry. It's okay. Just trust me. I won't hurt you. Saad ni Blake. Tila pinapatahan ang dalaga. Nang masiguro ni Blake na medyo okay na si Ella, ay muli siyang nagpatuloy sa ginagawa. She whispered his name softly. Her voice is like a music to his ears. Blake realized he is right that he chose her as his baby maker. Ella is really different from other women. You are mine. Only mine. Bulong niya habang nasa leeg ng dalaga ang kanyang mukha. He don't know why, pero bigla niya nalang nasabi ang mga salitang iyon. Nadala lang ba si Blake ng matinding emosyon? O baka mayroon kung ano pang hihigit pa sa mga salitang iyon? Nagising si Ella dahil sa sikat ng araw na tumatama sa Malatya. Pinasadahan niya ng tingin ang buong paligid. May mumunting pagtataka na gumuhit sa kanyang mukha. Teka, nasaan ako? Kwarto? Bakit gumanda ata ang kwarto ko? Oh my! May fairy godmother ba na nag-magic sa boarding house ko? Ang laki ko naman kung ganoon. Nakangiting sambit ni Ella. Bumangon siya at naupo sa kama. Pero napangiwi siya dahil bigla na lang kumirot yung bandang ibaba niya. Bakit masakit? Anong nangyari? Bakit parang nag-jogging ako buong araw? Napatingin siya sa suot niya. Nakasuot siya ngayon ng isang malaking t-shirt. Damit iyon ng isang lalaki. What? Nasaan ang mga damit ko? Nakipag-exchange clothes ba ako sa kung sino? Hindi niya matandaan kung ano ay eksaktong nangyari. Dahan-dahan siyang tumayo para lumabas sa room na kinalalagyan niya. Nagsimula na siyang maglakad para siyang mapapasigaw sa sakit dahil ultimo paglalakad ay nahihirapan siya. Bakit pa kasi ganito? Sinong bumugbog sa akin? Wala man lang awa. Panay ang pagkausap ni Ella sa kanyang sarili. Binagalan niya lamang ang paglalakad dahil kung bibilisan niya ay talagang masasaktan siya. Kamuntikan pa nga siyang matumba. Mabuti na lang at nakahawak siya sa pader. Nakarating siya sa sala pero maging doon ay walang tao. Mabuti naman at gising ka na. Muntik na sanang mapatalon sa gulat si Ella nang may lalaking biglang sumulpot sa harapan niya. Blake! Nagtatakang tanong niya. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Bawal kang pumasok dito ah. Sunod-sunod na tanong ni Ella. Napakunot noon naman si Blake habang seryosong nakatingin sa dalaga. Wala namang mali sa sinabi ni Ella pero bakit masama na naman ang timpla nito? Hindi mo ba maalala? Nasa kondo kita. Kaya wag mo nga akong tatanungin na para bang pamamahay mo ito? Kung ganong, wrong question nga ako. Sige, iibahin ko na lang ang tanong. Anong ginagawa ko dito? Paano ako nakapasok? Bawal akong pumasok dito ah. Oh, di ba? Binaliktad ko lang ang tanong. So bright talaga, Ella. You are here dahil may ginawa tayo. Pinatuloy kita. And for your information, hindi ka bawal dito. You are always welcome here. Hindi mapigilang isipin ni Ella kung anong ginawa nilang dalawa. Naalala mo na? Tanong ni Blake. Napailing naman si Ella bilang sagot. Hindi ka naman lasing kaya bakit hindi mo maalala? O baka naman sinasadya mo talagang kalimutan? Nagtatakang tanong ng binata. Marami kasi tayong ginawa kaya hindi ko alam kung alin sa mga iyon ang pinupunto mo. Sagot ni Ella. Napailing naman si Blake saka itinuro ang kusina. Para bang sa paraang iyon ay ipinapaalala niya kay Ella ang ginawa nila. Doon natin ginawa kahapon. Hindi mo ba talaga natatandaan? Kahapon? Ibig sabihin kahapon pa ako nandito? Hala, ang tagal ko atang nakatulog. Nakakahiya naman sa'yo. Dito pa talaga ako natulog. Baka isipin mo, wala akong kama. Nagpapatawa ka ba ha?
Tinatanong kita kung naaalala mo ang ginawa natin sa kusina. Ah, nagluto tayo? Nakangusong sagot ni Ella. No. Ano? We... Paano ko ba sasabihin? Ang alin ba kasi? Hindi mo ba alam ang tamang words? Kaya hirap kang sabihin? Blake naman, pinahirapan pa ang sarili. Pati tuloy ako nahihirapan din. Saad ni Ella na parabang gusto niyang iparating na kasalanan pa ni Blake. Hindi ka ba nag-iisip? Paano mo nagawang kalimutan na nangyari sa atin? You're such an idiot. Kahit kailan talaga? Sakit sa ulo? Hindi ako idiot. Hindi naman ako kasali sa Three Idiots. Ikaw ah, hindi mo siguro napanood ang The Three Idiots kaya hindi mo alam. Natatawang sabi ni Ella at tinapit pa ang balikat ni Blake. Joker ka din pala, Blake. Hindi naman talaga ako idiot. Kasi kung oo, Eddie, dapat nung pinanood ko yung movie, nakita ko ang sarili ko sa TV. Pero hindi kasi talaga. Wala ako doon. Promise, itanong mo pa sa direktor. Napahawak sa sentido si Blake. Mukhang sobrang stress na kay Ella. You over my bed and wearing my t-shirt. Hindi mo pa ba natatandaan? Ngumiti si Ella saka umiling. Damn it! Gumawa na tayo ng baby! Ano? Mayroon ka pa rin amnesia? Kailangan ko pa bang isalaysay kung paano natin ginawa para naman maalala mo ang buong pangyayari? Naiinis na sabi ni Blake. Literal naman na napanganga sa Ella dahil sa narinig niya. Pakiramdam niya ay nabingi lamang siya. Hindi makapaniwala si Ella sa sinabi ni Blake. Kung pwede nga lang lumuwa ang mata niya ay kanina pa sana nangyari. Baby? I remember na pero iyon na pala yun? Final? OMG, I thought it was just a dream. Gosh, bayabas. Sa kusina tayo gumawa ng baby? Paano ako napunta sa room mo, Blake? Ganun pala gumawa ng baby? Kailangan pala walang damit? Now I know. May ideya na ako. Napapailing na lamang ang binata. Hindi na siya nagsalita pa dahil puputok na ata ang utak niya dahil kay Ella. Masyadong masakit sa bungo ang dalaga. Parang isang topic sa matematik si Ella na sobrang hirap maintindihan. Ganito ang pakiramdam ni Blake sa ngayon. Hindi mapigilan ni Ella ang kanyang sarili at bigla na lamang natawa. Anong nakakatawa? Tanong ni Blake habang salubong ang magandang kilay. Meron lang akong naalala. Ano naman? Iyong ginawa natin sa kusina? Natatawa ako sa ginawa natin, Blake. Saad ni Ella at napahawak pa sa tiyan habang tumatawa. Ano naman ang nakakatawa sa ginawa natin? Naiinis na talaga si Blake kay Ella. Eh kasi, nakita ko ang katawan mo. Naisip ko lang na pwede kang maging model ng brief o di kaya ng boxer shorts. Ang cute nga ng puwet mo, parang... Para siyang... Shut up! Walang hiya talaga yung bunganga mo. Hindi mo man lang inisip kung okay lang ba ang mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo? Wala man lang preno. Nakakahiya ka sa totoo lang. Pagalit na sabi ni Blake. Masama ba yun? Pinupuri na nga kita, ayaw mo pa. Ang arte mo naman. Damn it! Hindi makapaniwala ang sabi ni Blake. Sorry naman, pero may tanong ako. Saad ni Ella. Tumangon na lamang ang binata. Anong kutsilyo ang ginamit mo sa akin? Why so masakit down there? Props ba ang kutsilyo para gumawa ng baby? Saka naalala kong kinagat mo labi ko tapos hinawakan mo pa ang bastos mo. Nakapout na sabi ni Ella. Ngayon ay si Blake na naman ang natawa sa kanya. Meron bang nakakatawa sa mga sinabi ko? Damn, so innocent. Tumatawang sabi ng binata saka umupo sa sofa. Sumunod naman si Ella sa kanya. Siguro, binugbog mo pa ako. Hindi ko lang maalala dahil pinatulog mo ako. Kaya siguro masakit ang katawan ko, lalo ng balakan ko. Hindi lang manyak, sadista pa. Nakasimangot na sabi ni Ella. Mas lalo lamang natawa si Blake. Hala ka Blake, hindi ka lang manyak at sadista. Baliw ka na din. Saan ni Ella dahilan para matigilan na naman sa pagtawa si Blake. Naging seryoso na ang mukha ng binata. Ang bilis magbago ng ekspresyon. Bakit ako naging baliw? Tanong ni Blake habang salubong ang kilay. Tumatawa ka kasi. So, baliw na ako noon? Ikaw kasi. Eh, nakakabaliw ako? Ay, Blake ka?
baka mabaliw ka na dahil sa akin. Huwag naman sana. Hindi ko pa naman alam ang exact address ng mental hospital. Marami pa namang mental hospital kaya hindi ko alam kung saan kita unang ipapasok. Ang bait ko, diba? Concerned ako sa'yo? Bobo talaga. Umiiling na sabi ni Blake. Bigla naman niyang tiningnan ng seryoso si Ella. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Nagtatakang tanong ng dalaga at napahawak pa sa magkabilang pisngi. Wala naman. Bakit ganyan ka kumakatingin? Masama ba? Gusto lang kitang tingnan. Okay. Tingnan mo lang ako hanggang sa magsawa ka sa pagmumukha ko. Nakangiting tura ni Ella. Hindi na napigilan ni Blake ang sarili at bigla na lang niyang pinitik ang ilong ng dalaga na para bang pinanggigigilan ang parting iyon. Aray! Ang sakit noon! You never failed to make me laugh. Clown ba ako? Bakit hindi ako na-inform? Magkakaroon ako ng headache dahil sa kabobohan mo. Uminom ka na lang ng gamot. Hindi na nagsalita si Blake. Mukha naman kasi talaga magkakasakit siya sa ulo kung iintindihin niya si Ella. Blake, uwi na ako. Why? Ang boring mo kasing kasama. Nagugutom na din ako. Absent pa ako. Guwan mo ako ng excuse letter, ha? Sabihin mo gumawa tayo ng baby kaya absent ako. Insane. Umiiling na sabi ni Blake. Nagpapagawa lang ng excuse letter? Insane na? Bulong ni Ella. Meron ka bang sinasabi? Wala. May pagkain dyan. After mong kumain, maligo ka. Pinilhan kita ng damit. Ihahatid mo na kita sa boarding house mo. Nakangiti namang tumango ang dalaga sa sinabi ng binata. Pagkatapos gawin ng dalaga ang iniuutos ni Blake, ay inihatid nga kaagad siya ng binata. Hindi na rin siya nagtagal sa boarding house ni Ella dahil umalis din kaagad si Blake. Tila kay bilis ng araw para kay Blake. Ilang araw na rin ang nakalipas matapos ang naging tagpong iyon sa kanila ni Ella. Hindi siya makapaniwala. Parang isang panaginip lamang ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Sa tuwing naaalala ni Blake ang nangyari ay napapangiti na lamang siya. What's with that smile, bro? May panunuksong tanong ni Michael kay Blake. Pinaglalaruan ngayon ni Blake ang mga susi ng kotse niya habang nakasandal sa railings. Vacant kasi nila kaya nakatambay muna ang dalawa. Nothing. Nakangiting sagot ni Blake. Nothing daw, pero wagas kong umiti. Ilang linggo ka nang ganyan? Let me guess. Nakagawa na kayo ni Ella? Ano? Tanong ni Michael. Hindi sumagot si Blake, na natiling nakangiti pa rin ang binata. Mukhang nababaliw na ata ito dahil panay na lamang ang kanyang pagngiti. Mabuti at hindi ka nahirapan, Blake. Inosente pa naman si Ella. Paano mo nagawa? Siguro ginahasa mo siya. Naku, baka makulong ka. Aray! Napahiyaw na lamang si Michael nang sapakin siya ni Blake. Hindi ah. Alam mo kasi, guwapo at hot itong kaibigan mo. Sino ba naman ang aayaw? Wala, dude. Mayabang na sabi niya. Ang hangin ah. Mabuti na lang ako hindi. Baliw ka. Napapailing na lamang si Michael. Blake, sinuguro mo ba na mayroong baby ka agad? Tanong ni Michael kay Blake. Yes, of course. Kampanteng sagot ng binata. May tiwala naman si Michael sa kaibigan kaya sa tingin niya ay may soon to be inaanak siya. Advanced congrats. Siguro ako na magiging masaya ang lolo mo kapag nalaman niyang magkakaroon na siya ng apo sa tuhod. Masayang sabi ni Michael saka tinapik ang balikat ni Blake. Masaya siya para sa kanyang kaibigan. Kahit bata pa si Blake ay medyo loko na. May tiwala naman siya na kaya nitong gawin ang lahat. Michael, paano ko malalaman na buntis na si Ella? Seryosong tanong niya. Anak ng tokwa, ako pang tinatanong. Anong akala mo? Naging daddy na ako? Sagutin mo na lang. Observe, Ella. Sagot na lamang ni Michael. Kung may kakaiba, well, I think buntis na siya. Pero kung hindi ka kontento, bumili ka ng pregnancy test. Ipagamit mo sa kanya. Natahimik si Blake. Mukhang pinag-iisipan ang sinabi ni Michael. Sa ngayon, just observe her. Tumangu-tangu naman si Blake bilang pagsang-ayon sa sinasabi ni Michael. Natatawa na lamang si Michael sa kanyang isipan. Ngayon lang kasi talaga humingi ng opinyon si Blake at tungkol pa talaga sa bagay na iyon. Dati kasi,
Hindi siya humihingi ng opinyon o kung ano ang mga dapat niyang gawin. Sarili niya lang ang sinusunod niya. Not Michael or even his own family. Si Ella, bro. Saad ni Michael habang nakatingin kay Ella na may buhat na limang makakapal na libro. Mukhang mabigat dahil halata sa mukha ni Ella na nahihirapan siya. Sino naman ang nagpadala ng mga iyan sa kanya? Babae pang pinadala? Mga gentle dog talaga. Help her, Blake. Saad ni Michael. Where did you get the courage to command me, huh? Kunot noon na tanong ng binata. Hindi kasi dapat inuutusan ng isang sentilian. Pero baka lang naman kasi makalusot si Michael. Hahayaan mo na lang ba na buhatin ni Ella ang mga librong iyan? Tanong ni Michael habang itinuturo si Ella. Nahulog pa ang isang libro kaya naman huminto pa si Ella upang pulutin iyon. Halata talagang nahihirapan ang dalaga. Kaya na niya yan? Baliwalang sabi ni Blake. Mabigat kaya yun? And so? Eh di kaong tumulong. Total ikaw naman nakakaisip. Masungat na sabi ni Blake. You should help her. Look, paano kung buntis na pala si Ella? Bawal siyang magbuhat ng mabibigat dahil baka makunan pa siya. Naku, patay ka talaga sa lolo mo kapag nangyari iyon. Malungkot na saad ni Michael. Napamura naman bigla si Blake sabay sulyap kay Ella. Tila magic word ang sinabi ni Michael para mapasunod si Blake. Langhiya, mapapatay ko talaga ang nagpadala ng mga librong iyan. Reklamo nito habang naglalakad palapit kay Ella. Kahinaan mo na pala ang baby ngayon, Blake. Natatawang sabi ni Michael habang pinagmamasdan ang papaalis na kaibigan. Let me. Natigilan si Ella nang may biglang umagaw sa mga dala niya. Blake, aniya nang mapatingin sa binata. Sino nag-utos sa iyo? Seryosong tanong ni Blake habang ang noo ay nakakunot. Si ma'am, bakit mo sinunod? Masunurin kasi ako. Tinignan naman siya ni Blake ng masama. Mag-iingat ka nga, baka... Nagtatakang tanong ni Ella. Bakit naman ako mag-iingat? Libro lang naman ang binubuhat ko. Baka maipit ka ng mga librong ito. Ang payatot mo pa naman. Hindi naman ha. Kaya ko naman. Nakasimangot na sagot niya. Kaya mo nga, pero nahihirapan ka naman. Those words, parang tinamaan si Ella. Stop acting like you can. Kahit ang totoo hindi naman. Just let me help you to dispose these books. Asik ni Blake sabay lapit sa basurahan. Nagulat si Ella nang nilagay lahat ni Blake ang mga libro sa basurahan. Balik sa classroom. Saad ni Blake habang itinuturo ang direksyon patungo sa classroom ng dalaga. Sabihin mo sa masipag mong teacher at mga kaklase mo na kung gusto nilang gamitin itong libro, kunin nila sa basurahan. Saad ng binata sa kanamulsa. Kung may reklamo sila, sabihin mo pumunta sa akin. Ako ang harapin nila. Napatingin si Ella sa basurahan. Iyo, kadiri, ang baho. Tinakpan ni Ella ang ilong niya pero naamoy niya pa rin. Feeling niya, ang lakas ng pangamoy niya. Pakiramdam niya tuloy, aso siya. Umutot ka ba, Blake? Tanong ni Ella. Natigilan naman ang binata. Ano sabi mo? Umutot ka ba? What? Baka hindi basura na amoy ko. Baka utot mo, Blake. Grabe namang utot iyan. Kahit takpan ko pa ang ilong ko, naamoy ko pa din. Isang taon ka, sigurong hindi nagbawas. Baka naglolo ko ang CR mo. Nagawa mong matiis ng isang taon? Kawawa ka naman. Mabuti na lang at hindi ka nalason sa sarili mong utot. What the hell? Pinaglololo ko mo ba ako? Hindi. Langya, ako pa talaga nangangamoy ha. Huwag kasing masyadong magsalita. Alalahanin mong magkalapit lang ang bunganga at ilong mo. Ha? Anong connect? Alam nga namang magkalayo ang bunganga at ilong ko. Bakit ikaw? Magkalayo ba ang bunganga at ilong mo? Noon? Siguro nasa noon mo yung ilong mo. Ngayon lang nag-evolve? Sinamaan naman siya ng tingin ni Blake. Kung ayaw mo magkalayo ang bunganga at ilong mo, manahimik ka? Asik ng binata gamit ang nagbabantang tinig. Kaya mo? Yee! Anong magic ang gagamitin mo? Curious lang ako. Hilang niya. Ang hirap mong kausap. Alis na nga. Tinulak-tulak niya sa Ella. Wow! Popcorn! Namamanghang sabi ni Ella habang nakatingin sa dalawang estudyante
na may kinakaing popcorn. Blake, gusto ko noon. Saad niya at saka lumingon kay Blake. And so? Taas kilay na tanong ng binata. Bilhan mo ako. Dapat maraming cheese, asukal at asin. Gusto ko ng ganoong popcorn. Halata namang nagulat si Blake sa sinasabi ni Ella. Ilang linggo na rin siyang ganyan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Matapos kasi nang nangyari sa kanila, pakiramdam ni Ella, patay gutom na siya. Bakit mo ako inuutusan? Ikaw ang kakain kaya ikaw ang bumili? Makakabili ba ako ng ganoong popcorn? Maraming cheese, asukal at asin? Baliw, bumili ka mag-isa. Mag-imbento ka ng popcorn mo. Saad ni Blake saka iniwan si Ella. Para namang maiiyak ang dalaga. Popcorn lang? Hindi niya pa ma-afford? Damot niya. Alam ko naman na bibili siya ng popcorn kapag wala ako. Nahihiya lang siyang sabihin sa akin. Pwede naman kaming mag-share. Hindi talaga siya nag-iisip. Nakasimangot na sabi ni Ella. Hindi niya matanggap ang ginawang pagtanggi ni Blake. Mag-invento raw ako ng popcorn? Ganun pala ha? Sige, kapag sinabi niya ulit sa akin na gumawa kami ng baby, sasabihin ko sa kanya, gumawa ka mag-isa, mag-invento ka ng baby mo, para naman hindi unfair sa popcorn ko. Hapon na, at kasalukuyang nag-aabang si Ella ng taxi nang masasakyan niya pa uwi. Naiinis ang dalaga sapagkat inakala niya na ihahatid siya ni Blake pa uwi. Kanina pa siya naghihintay sa binata ngunit ni anino nito ay hindi niya nahagilap sa kanilang paaralan. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi siya nagpapakita sa akin? Tanong ng dalaga. Hindi maintindihan ni Ella ang kanyang sarili kung bakit tila gusto niyang maramdaman ang presensya ni Blake. Gusto ng dalaga na makasama ang binata ngayon. Ay, hindi naman dapat, diba? Kasi wala naman siyang kailangan sa akin kaya walang Blake ngayon. Sambit ni Ella at huminga ng malalim. Habang naghihintay ang dalaga ay may isang Ferrari na tumigil sa gilid niya. Nanggaling iyon sa parking lot ng school. Tinted ang sasakyan kaya naman hindi matukoy ni Ella kung sino ang nakasakay doon. Hahayaan na lamang niya sana pero biglang bumukas ang bintana ng kotse at sumilip mula doon si Michael, ang matalik na kaibigan ni Blake. Ella! Masiglang pagbati ng binata. Napangiti naman si Ella. Magiging feeling close na siya kay Michael. Hindi naman kasi ito suplado katulad ng iba. In fact, friendly nga ang binata kaya hindi mahihiya ang sino man na makisama sa kanya. Mabuti pa nga si Michael. Madaling pakisamahan ni Ella. Hindi katulad ni Blake. Sinong hinihintay mo? Tanong ng binata habang nakatingin sa buong paligid. Wala naman. Pauwi na kasi ako. Wala pa akong masasakyan. Nakangiting sagot ni Ella. Wala nga pala si Blake. Saan ni Michael? Hindi man sabihin ni Michael kay Ella, alam ng dalaga na may alam ang binata tungkol sa kanila ni Blake. Bakit nga ba wala? He is the best friend. Hindi mo ba itatanong kung nasaan siya? Pilyong tanong nito. Napakunot noo si Ella. Hindi mapigilang magtaka sa tanong ng kanyang kausap. Bakit ko itatanong? Para malaman mo naman. Medyo natatawang sagot sa kanya ni Michael. Hindi mapigilan ni Ella na magtaka. Nagmumukhang weird si Michael sa paningin niya. Wala naman kasing nakakatawa. Napatingin tuloy siya sa likuran niya dahil baka may nakikitang nakakatawa ang binata. Pero wala naman siyang makita. Tinanong mo na rin naman kaya ikaw na ang sumagot. Pahirapan mo pa akong magtanong. Natatawang saad ni Ella. Alright, humahalakhak si Michael. Blake is preparing for his game. That is why he was absent today. Absent pala si Blake? Kahapon present pa siya. Humihiling pa nga ako sa kanya ng popcorn kaso hindi man lang ako pinagbigyan. Sobrang damot niya. Pagsusumbong ni Ella. Ganun talaga iyon. Masanay ka na lang sa ugali niya. Ikaw na mag-adjust. Tumango naman si Ella bilang sagot. Ano nga pala ang game na tinutukoy mo? Hindi mapigilang itanong ng dalaga. Bahay-bahayan ba? Tagu-taguan? Baril-barilan? Lumiban siya sa klase para doon. Sino naman ang kalaro ni Blake? Si mami niya? Daddy niya o baka naman ang mga katulong nila? Napatawa siya. Hindi ah! Drag racing lang naman. Simpleng sagot ni Michael. Balita ko nga. Habi ni Blake iyon. But I'm not sure if it is illegal or legal. Di ba teenager pa lang si Blake?
He is a senior high school student. Allowed ba siya? Illegal iyon, right? Lalo na at student pa lang si Blake. Hindi siya professional para gawin ang bagay na iyon. Natawa naman si Michael sa mga sinasabi ni Ella. Yeah, it's forbidden by law. Ang tipo ni Blake ay hindi mahilig sa mga legal. Mas gusto niyang gawin ang mga bawal. Yes, Blake is just a student pero ang kakayahan niya sa gawain iyon ay higit pa sa isang professional. He is Santillan, kaya baliwala kung bawal man iyon o hindi. Bad boy iyon kaya huwag ka nang magtaka sa kanya. Nakangiting sagot ni Michael. Hindi mapigilan ni Ella na makaramdam ng pag-aalala para kay Blake lalo na at alam niyang delikado ang ginagawa ng binata. I'm sure, nagpa-practice na iyon para mamaya. Hindi inakala ni Ella na ganito pala kung dumaldal si Michael. Kung makipag-usap siya sa lalagay para bang matagal na silang magkakilala. Nasaan ba iyon? Malapit lang ba dito? Pwede bang lakadin? Why? Pupuntahan mo? Tumango si Ella sa kangumiti. Gusto niya kasing makakita ng ganoon sa personal. Sa TV niya lang kasi napapanood iyon. Mas better siguro kung sa personal talaga mapapanood ng dalaga. Para namang namutla si Michael sa naging tugon ni Ella. Hindi pwede. Baka magalit si Blake. Nababahalang sabi ng binata. Bakit naman? Kasi bawal ka doon. You know, wala ka pang alam doon. Baka masita tayo o sila. Madamay ka pa. Hindi naman mapigilan ni Ella na mapasimangot sa naging sagot sa kanya. Kayo pwede tapos ako hindi. Saglit lang naman, sisilipin ko lang. Nagpapakyut pa siya. Umaasa si Ella na papayagan siya ni Michael. No, Ella. Matigas na sagot ng binata. Sige na kasi, saglit lang naman. Promise ko, behave lang ako. Sisilipin ko lang talaga. Pupunta ka doon, di ba? Makikisabay na lang ako sa'yo. Napamura ng mahina si Michael. Wala na siyang nagawa kundi buksan ang kabilang pintuan at papasukin si Ella. Pumapalakpak pa ang dalaga habang pumapasok sa kotse ni Michael. Masayang masaya talaga si Ella sa pagpayag ni Michael. Just behave there and please huwag kang magpapakita kay Blake dahil magagalit talaga iyon. Ako ang mananagot sa kanya kapag nakita ka niya. May pagbabanta sa boses ng binata. Ngumiti naman si Ella sa katumangutango. Yay! Gagala ako ngayon! Pwede ko nang talunin si Dora sa galaan. Masayang saan ng dalaga. Habang nasa biyahe ay binibilang ni Ella ang kanyang mga daliri sa kamay. Kahit alam niya namang sampu talaga lahat ng iyon. Naboborn na kasi siya. Bigla kasing tumahimik si Michael. Parang sobrang lalim na nang iniisip niya. Michael? Ano pala ang pusta ni Blake sa karera ngayon? I don't know. Hindi sinabi ni Blake. Kibit-balikat na sagot ni Michael. Tumangu-tangu naman si Ella. Inilagay niya ang kaliwang kamay sa kanyang baba at biglang may naisip. Minsan, ano ang alam mo na ipinupusta? Tanong niya sabay tingin kay Michael. Mga babae. Medyo natatawang sagot ng binata. A whole package woman. La, ang babaero talaga ni Blake. Hindi mapigilang sabihin ni Ella. Minsan naman, pera, kotse, mamahaling kondo, motor, importanteng bagay, anything na may value. Basta lahat-lahat na, he explained. Grabe naman kung magwaldas ng pusta. Kawawa naman si Blake kapag natatalo siya. Bigla namang napahalakhak si Michael dahil sa sinabi ni Ella. Para bang isa iyong biro na kanyang ikinatawa. Hindi pa natatalo si Blake. No one can beat him, Ella. Sagot ni Michael na parabang sinasabi niyang hari ng kalsada si Blake. At lahat ng susi na hawak niya na palaging pinaglalaruan, halos lahat ng iyon ay premyo niya. Makukuha niya ang lahat ng kanyang gusto sa isang pitik lamang. Pero sa isang pitik lang din ng lolo niya, ay maaaring mawala ang lahat ng iyon sa kanya. Hindi naman pinakikialaman ng lolo niya si Blake unless may kailangan siya sa apo niya. Mahabang paliwanag ni Michael. Naisip ni Ella na kaya lang siguro sinunod ni Blake ang hiling ng lolo niya kasi natatakot ang binata na mawalan ang lahat ng mayroon siya. Marahil ay instrumento nga lang siya ng Santillan. Buong biyahe ay nag-uusap lang sila ni Michael. Hindi mapakali si Ella. Excited na talaga siya na makarating sa pupuntahan nila. Tumigil ang kotse ni Michael sa isang malawak na field.
Lumabas sila sa kotse ng binata. Hindi mapigilan ni Ella na mapahanga sa nakikita niya. Sa pinakagitna noon ay may kalsadang pabilog pero sobrang lawak. Isang mababang concrete barrier ang nagsisilbing harang sa gilid nito. Sa labas naman noon kung saan sila naroroon ni Michael ay nakaparada ang iba't ibang brand ng mga sasakyan. Merong Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Datsun, Ferrari, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Toyota at marami pang iba. Napalunok si Ella. Para kasing isinampal sa kanya kung gaano kayaman ang mga nandito. Siya kasi ay wala man lang kahit na tricycle o laruang sasakyan. Maraming grupo ng mga kababaihan at kalalakihan ang naririto. Maingay silang lahat. Tila mayroong hinihintay na dumating. Nakita ni Ella ang highway. Ang mga nakahilirang sports car na sa tingin niya ay gagamitin sa karera ng mga kalahok. Oh my! Nandito na siya! Tilian ng mga kababaihan habang nakatingin sa grand entrance. Sinubukan ni Ella na tumingin doon pero bigla na lang siyang hinarangan ni Michael. Huwag Ella. Tila kinakabahan na sabi nito. Pumasok ka na sa loob ng kotse. Di ba sabi mo sisilip ka lang? Aniya. Pero kasi parang ang sayang manood. Mas lumakas ang tilian ng mga babae. Para silang nakakita ng super gwapong artista. Sino ba kasing tinitilian nila? Meron bang artista dito? Gosh, magpapa-autograph at picture ako sa kanya. Tumatalon pa na sabi ng dalaga. Pinilit niyang silipin kung sino ang pinagkakaguluhan nila pero mas hinarangan lang siya ni Michael. Hinawakan nito ang braso niya at pinipilit siya na pumasok muli sa loob ng kotse. Hindi naman nagpatinag si Ella kay Michael. Nagmatigas pa rin siya. Ella naman, huwag kang pasaway. Sisilip ka lang, di ba? Hindi ka pwedeng makita ni Blake dahil... Hindi na natapos ni Michael ang sasabihin niya nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Pareho silang natigilan ni Ella. Ang boses na iyon, pamilyar sa akin. Saan ni Ella? Patay ako nito. Bulong ni Michael saka itinago si Ella sa kanyang likuran. Stay, huwag kang sisilip. Matigas na utos nito. Napasimangot na lang si Ella habang nagtatago sa likuran ni Michael. Hindi niya mapigilang mamangha dahil pwede na talagang pagtaguan ang likuran ni Michael dahil hindi siya masyadong nakikita. Uy! Dude! Nauutal na pagbati ni Michael nang harapin niya ang bagong dating. I am glad that you are here. Saad ng kausap niya. Napakunot noo si Ella. Pamilyar talaga kasi ang boss ng kausap ni Michael. Hindi naman kasi niya makita dahil nakaharang si Michael. Of course! Always present kaya ako. Hindi pwedeng wala ako dito. Ramdam na ramdam ni Ella ang pagiging uneasy ni Michael. Who's that? Sinama mo ang girlfriend mo? Tanong ng lalaki. Mukhang napansin si Ella dahil sa paggalaw ng dalaga. May kasintahan pala si Michael. Na-curious tuloy si Ella kung sino. No. Busy siya. Busy? So sino ang babaeng nasa likuran mo? Itinatago mo pa ata. May pagtataka na boss dito. Bago pa man matapos ni Michael ang sasabihin niya ay bigla nang lumapit ang lalaki kay Ella at nagulat ang dalaga sa nakita niya. Blake Santillan! Ikaw nga! Nakasuot si Blake ng black ripped jeans, black long sleeve shirt at puting sneakers. Simple pero ma-appeal tingnan. Mapapasabi ka na lang ng wow! Lalo na't bagong ligo at sobrang bango pa. Amoy na amoy talaga ni Ella iyon. Ella! Nagtatakang tanong ni Blake habang nakatingin sa dalaga. Napalunok si Ella. Bigla siyang kinabahan sa tono ng boses ni Blake. What are you doing here? Hindi nakasagot ang dalaga sa tanong ni Blake kaya naman si Michael ang binalingan ng binata. Sisilip lang daw kasi siya kaya sinama ko na. Kabadong sagot ni Michael. Napamura naman ang mahina si Blake sa kahinila palayo si Ella sa kaibigan niya. Narinig pa ni Ella ang pagtawag ni Michael sa kanila pero hindi man lang pinansin ni Blake ang kaibigan niya. Iyong mga babaeng tumitili ay dinaanan lang nila. Para naman silang mga utusan na nagsitabihan sa takot na mabunggo ni Blake. Bakit ka nandito? Tanong ng binata nang medyo malayo na sila ni Ella sa maraming tao. Hindi ko naman sinabing pumunta ka dito. You are not even invited kaya bakit ka sumama kay Michael? Galit na tanong ni Blake.
Bakit ka nagagalit? Curious lang naman kasi ako kung anong ginagawa mo dito. Wala namang masama sa ginagawa ko. Pinilit niya pa rin umiti sa binata. Mahirap na kapag nahalata ni Blake na medyo natatakot si Ella. Kapag nangyari iyon, sigurado si Ella na mas aapihin lang siya ni Blake. Masama! Masama, Ella! Damn! Ginulo niya ang buhok sa katiningnan ng masama si Ella. Go home! Huwag ka nang babalik dito! Naintindihan mo? Pero kasi, gusto kitang mapanood sa game mo. Nagpupumilit pa rin si Ella. Hindi ko kailangan ng panunood mo. Bawal ka dito kaya umuwi ka na. Saad ni Blake at saka tinalikuran ng dalaga. Pero mabilis niyang nahawakan ang damit ni Blake dahilan para mapalingon sa kanyang binata. Kinagat niya ang ibabang labi dahil sa matinding kaba. Galit si Blake at ayaw ni Ella ng ganong pakaramdam. Calling the attention of Mr. Santillan, we will start the race. Ikaw na lang ang kulang. Napunta sa MC ang atensyon ni Blake ngunit kaagad din nakuha ni Ella. I'm sorry, hindi na dapat ako pumunta dito. Nasira ko pa ata ang araw mo. Pero good luck. Win the game. Huwag mo sanang alalahanin ang pagmumukha ko dahil baka matalo ka pa sa laro mo. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ay mali. Bilisan mo pala para manalo ka. Nakangiting sabi ni Ella. Tatalikuran na sana niya si Blake pero bigla siya nitong hinila pabalik sa pwesto ni Michael. Pinapasok niya si Ella sa loob ng kotse ni Michael. Nakatayo siya sa labas. Ang kalahati ng katawan niya ay nasa loob ng kotse dahil pinapasuot niya pa ng seatbelt sa Ella. Pinapanood lang siya ni Ella habang ginagawa iyon. Bigla siyang humarap sa dalaga kaya natigilan si Ella sa panunood sa binata. She gave him an innocent look. Huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin, Ella. Mahinaho na sabi niya. Bakit? Inosenteng tanong ng dalaga. Dahil nawawala ang inis at galit ko sa inosenteng tingin mo. Eh? Anong connect? Mr. Sandalyan, where are you? Naiinip na tanong ng MC. Damn it, excited masyado? Pagmumura ng binata. Tiningnan niya si Ella sa kanyang mata, sa ilong at pababa sa labi niya. Bakit ganyan ka makatingin? Meron ba akong dumi sa mukha? Numisi naman si Blake dahil sa tanong ni Ella. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa dalaga. Bago pa man ulit makapagsalita si Ella, ay naramdaman na lang niya na dumampi ang labi ni Blake sa gilid ng kanyang labi. Just a good luck kiss. Innocent. Nakangising sabi nito nang lumayo siya sa dalaga. Napahawak si Ella sa kanyang labi. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa ginawa ni Blake. Nagtataka rin si Ella sa biglang pagbabago ng mood ni Blake. Kanina, halos sumabog sa galit pero ngayon ay biglang bumait. Isinara ni Blake ang pintuan ng kotse at lumapit kay Michael. Mayroon siyang ibinalong kay Michael tapos nakangiti namang tumango ang kaibigan niya saka tinapik ang balikat ni Blake. Nanatili lang si Ella sa loob ng kotse. Sinabi ni Michael na manatili lang sa loob ang dalaga. Ibinilin kasi sa kanya ni Blake na huwag siyang palalabasin. Naghihiyawan ang mga tao. Nakabukas naman ang bintana ng sakyan na kinalalagyan ni Ella kaya dinig na dinig niya ang tilian nila. Maya-maya ay nangibabaw ang ugong ng mga sasakyan. Natanaw ni Ella ang mga kotse. Pilit niyang hinahanap kung saan ba nakasakay si Blake. Sigawa ng mga babae habang tumatalon pa. May mga banner pa ang ilan sa kanila. Todo bigay sila. Sobrang tataas ng energy nila. Baka nga pagkatapos ng racing ay wala na din silang boses. Bigla tuloy ginusto ni Ella na lumabas sa kotse. Maya-maya ay sunod-sunod na humaharurot ang mga sasakyan. Sign na nagsisimula na ang karera. Napahika bigla si Ella. Gusto niya pa sanang manood pero nakaramdam siya ng matinding anto kaya naman sumandal na lang ang dalaga sa kotse at ipinikit ang kanyang mga mata. Umigat ang kanyang talukap. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang magpatangay sa antok. Sa bawat pagharurot ng sasakyan ni Blake ay mas lalong lumalakas ang sigawan ng mga tao. Higit na kapansin-pansin sa lahat ng kalahok ang kanyang black sports car. Napangisi si Blake. Pakiramdam niya kasi ay mas lalo siyang nagmumukhang gwapo habang nagmamaneho. Hindi na bago para sa binata ang sumali sa ganito. Mula noon ay wala siyang palya. Itinuring na siyang hari ng kalsada. Lahat ata ng klase ng race ay sinalihan na ni Blake. Kasalukuyang may nangunguna ngayon, pero hindi iyon pinansin ni Blake.
kampante ang binata na mananalo siya. Bumubuelo lamang siya. Kapag mayroong pagkakataon ay saka siya haharurot. When everything is well prepared, itinodo na ni Blake ang pagpapatakbo niya. Ang kaninang nangunguna ay naunahan niya. Napahiyaw ang lahat. Walang ibang naririnig kundi puro paghanga kay Blake. Halos lahat kasi nang nandito ay mga humahanga sa binata. When he reached the finish line, napabituka agad sa manibela si Blake. Napasigaw ang binata. Kasabay ng pagtigil ng kanyang sakyan ay pagkapanalo niya. Nang lumabas si Blake sa kanyang sakyan ay sinalubong kaagad siya ng mga tao. They congratulate him with a smile on their lips. Ang galing nun! Masayang sabi ni Michael sabay tapik sa balikat ni Blake. Ako pa, bilib ka na naman sa kaibigan mo. Sagot ni Blake habang inaayos ang medyo nagulong buhok. Congratulations, babe! Congrats, bro! Ang hirap mong talunin. Title holder na talaga. Saad ng mga nakalaban ni Blake. Si Ella, tanong ni Blake na makalayo na sila ni Michael sa maraming tao. Nasa kotse ko, di ba? Nanood ba talaga siya? I'm not sure, Blake. Nakafocus kasi ako sa laro ninyo. Binantayan mo dapat. Pambihira ka. Saad ni Blake at pasnaon ang umalis sa kaibigan niya. Tumungo siya sa kotse ni Michael na makarating doon ay nadat na ni Blake ang natutulog na dalaga. Parang isang batang natutulog si Ella. Nakanganga pa ang dalaga. Mukhang kanina pa siya natutulog ah. Sigurado akong hindi na naman ito nanood. Akala ko pa naman. Hay, ibang klaseng babae. Natulog pa dito? Hindi na nahiya? Umiiling na sabi ni Blake. Binuksan niya ang pintuan. Yumuko siya at bahagyang pumasok sa loob ng sakyan. Ngayon ay nakaharap na siya sa mukha ng dalaga. Natawa ng mahina si Blake dahil may kaunting laway na tumutulo sa gilid ng labi ni Ella. Kinuha niya ang cellphone niya at mabilis na kinuna ng litrato sa Ella. Ang pangit mo talaga, Ella? Natatawang sabi ni Blake. Baka matunaw iyan, Blake. Biglang dumating si Michael kaya mabilis na napalayo si Blake kay Ella. Bakit matutunaw? Titig na titig ka kasi. Ililipat ko siya sa kotse ko. Ipapakuha ko na lang iyong sports car ko. Saad ni Blake at mabilis na binuhat ang natutulog na dalaga. Nagising si Ella dahil pakiramdam niya ay mayroong umiihip sa mga mata niya. She opened her eyes and she saw Blake. Nakatingin siya sa dalaga at mayroong ngiti sa labi. Napaupo si Ella ng maayos. Mabuti at nagising ka pa. Nakangising sabi ng binata. Nasaan ako? Sa kotse ko. Mabilis na sagot niya. Si Michael, umuwi na. Walang ganang sagot ni Blake sabay tingin sa labas ng kotse. Ngayon ay nasa labas sila ng condo ni Blake. Kanina pa sila dito kaya naman inabutan na sila ng gabi. Hinintay kasi talaga ni Blake na magising sa Ella. Anong nangyari sa karera? Tanong ni Ella nang maalala ang tungkol doon. I won, simpleng sagot ni Blake. Napangiti naman ang dalaga sabay palakpak. Wow, congrats Blake! Anong premyo mo? Excited na tanong ni Ella. Just a car, Ella. Just? Hindi pa ba malaki para sa iyo yun? Another collection. Saad ni Blake na para bang maliit na bagay lang iyon para sa kanya. Talaga? Ayos yun. Madami kang kotse. Masayang sabi ni Ella. The car is worthless. The prizes was nothing, Ella. Saad ng binata sabay tingin sa dalaga. I want more. Gusto ko ng premyong hindi mapapantayan ng kahit ano pang pag-aari. Seryoso si Blake habang sinasabi iyon. Ha? Huh? Baby, gusto ko ng anak. Iyon na lang ang kulang. Sabi nito habang nakatingin pa rin sa dalaga. Tell me, mayroon na ba? Tell me na hindi mali ang iniisip ko na buntis ka. Meron ng baby, di ba? Dahil kung oo, iyan ang pinakamahalagang premyo na makukuha ko. Makukuha? Dahil big time si Blake sa lolo niya. Hindi mawawala ang mga pag-aari ni Blake. Sa halip ay madadagdagan pa dahil sa baby. I'm not pregnant. Nakikita mo naman ang liit ng tiyan ko kaya hindi ako buntis. Inosenteng sagot ni Ella. His lips formed letter O, then he whispered a cursed, dumb, slow. Eh hindi nga talaga. Malay ko ba? Baka mahina ka. Sabihin mo nga, baka baog ka. Natatawang tanong ng dalaga. Ako? Baog? Bangasan kita dyan eh.
Baog ka talaga siguro, sabi ni Ella habang humahalakak. Hoy, baka ikaw ang baog. Malakas ang lahi ko. Dapat pala nagpakonsulta ka muna sa doktor para nalaman ko kung baog ka o hindi. Damn it, kung alam ko lang, hindi na muna sana kita ikinama. Reklamo ni Blake, kaya napakunot noo si Ella. Hindi mo naman ako ikinama. Ikinusina mo kaya ako. Or should I say, isinahig lang. Ganun yun, di ba? Nanlaki naman ang mga mata ni Blake pero bigla namang nasundan ng malakas na tawa. Grabe, kakaiba ka talaga. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa si Blake, kaya tumawa na rin si Ella. Tawa mo? Tanong ng binata. Seryoso na siya ngayon. Change mood na naman siya. Tinutulungan lang kitang tumawa, kahit hindi ko naman alam kung ano ba ang nakakatawa. Nakakahiya naman kasi sayo, baka mamaya mapagkamalan kang baliw. Napasimangot naman si Blake. Hindi ka ba talaga buntis? Umiling-iling sa Ella bilang sagot. Are you sure? Hindi ka naman baog, di ba? Hindi siguro. Siguro? You are not sure? Medyo hindi. Ngiting asong sagot ni Ella. Tamang hinala ka naman. Ang judgmental mo pa. Baka naman. OMG. Baka naman pareho tayong baog. Naku, ganun nga siguro. Kawawa naman tayong dalawa. Huwag mo akong aawayin dahil magkaramay tayo dito. Naiiyak na sabi ng dalaga. Wala sa lahi namin ang ganyan. Tigilan mo nga ang pag-iisip ng kung ano. Why don't we try again? Medyo naiilang na tanong ni Blake. Ha? Huh? Ang alin? Anong susubukan ulit? Gumawa ng... Napalunok si Blake at napatingin sa malayo. Baby? Mahinang sabi ng binata pero narinig pa rin ang dalaga. Eh, baog nga kasi ako. Huwag na. Waste of breath lang iyan. Boring na sagot ng dalaga. Pinaglololoko mo ba ako, babae? Tanong ni Blake habang umiigting ang kanyang panga. Hindi. Tipid na sagot ng dalaga. Umayos ka, Ella. He warned. Bakit? I told you. Let's try again. Napipiko na talaga si Blake. Bakit? Connection error ba? Kaya try again? Hindi na napigilan ni Ella na humalakak dahil nakita niya kung paano gumuhit ang inis sa mga mata ni Blake. Damn it, naiinis na talaga ako. Gumawa na kasi tayo. Namumula na ang mukha ni Blake. Nang? Baby! Halos matawa si Ella sa pagsigaw ni Blake. Sobrang pula na rin talaga ng buong mukha niya. No, gumawa ka mag-isa mo. Hindi mo ako pinagbigyan sa popcorn kaya bahala ka sa buhay mo. Seriously, Ella? Mag-isa ka nga, sabi. I can't. You're my baby maker. Trabaho mong gumawa ng baby kasama ko. Hindi alam ni Ella kung bakit pero bigla na lang uminit ang magkabila niyang pisngi. Para bang lalagnatin ang dalaga. Blake, baka naman pwedeng pass muna. Meron akong kilala na pwedeng pumalit sa akin. Nakangiting sabi ng dalaga. Yung alaga ng aso ng landlady namin? Magandang aso iyon. Ang furry. Baka siya hindi baog. Ang saya, may apo sa tuhod na ang lolo mo. Half human and half animal. Tumatawang sabi ni Ella. Sa sinabi ng dalaga ay inirapan siya ni Blake. Umandar na naman ang pagiging maldito niya. Tigilan mo nga yung joke mo. Hindi nakakatawa. Mataray na sabi ng binata. It's not a joke. I'm serious, Blake. Nagulat na lang si Ella nang biglang lumabas sa kotse si Blake. Hindi yung simpleng labas kasi mayroon pang kasamang padabog. Sinundan naman kaagad siya ni Ella. Blake, wait lang. Sinabayan siya ni Ella sa paglalakad. Go home. Malamig na utos ni Blake. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Bakit? Hindi sumagot si Blake. Naglalakad lang siya habang nasa bulsa ng trousers niya ang kaliwang kamay. Bakit ang seryoso mo? Meron ba ako nagawang kasalanan? Uy! Blake! Tawag ni Ella pero hindi pa rin siya pinapansin ni Blake. Napanguso na lamang si Ella. Umuwi ka na. Gabi na. Natatakot akong umuwi mag-isa. Sobrang dilim na nga kasi talaga. Wala akong pakialam. Kahit na midnight pa, uuwi kang mag-isa. Humarap si Blake kay Ella kaya naman napahinto ang dalaga. Uwi! Seryosong sabi ng binata.
Grabe ka. Dinala mo pa ako dito kung pauuwiin mo lang din pala ako. Sana hindi ka nalang nagpark dito sa labas ng condo mo. Doon ka nalang dapat nagpark sa labas ng boarding house ko para hindi na ako mahirapang umuwi. Saka bakit mo pa ako pinauwi? Meron bang problema? Alam ko naman na iisa lang ang kama mo pero king size bed naman, di ba? Pwede naman ako matulog sa sofa, sa sahig, sa CR or dito sa kotse mo. Akala ni Ella ay papayag na si Blake pero hindi pa rin pala. You have to go home. Good night. Saan niya at walang pakundangang iniwan si Ella. Bad boy! Gentle dog! Bagay ka talaga sa aso ng landlady namin. Hindi mo na sana ako kinuha sa kotse ni Michael habang natutulog ako para hindi na ako mahirapang umuwi ngayon. Wala na ata akong pamasahe. Pumapadyak na sabi niya. Wala na si Blake. Naglaho na siya sa paningin ni Ella kaya no choice ang dalaga kundi ang umalis na din. Pero may bigla siyang naisip nang mapadaan siya sa kotse ng binata. Wow! Ang gara talaga. Isa ito sa mga collections ni Blake. Mukhang bago ito. Price niya ba kanina? Baka naman pwede kong mabinyagan ito. Parang ang sarap paglaruan. Total, sabi niya, just a car lang naman ito. Saad ni Ella habang may ngisi sa kanyang labi. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang malaking bato. Kinuha niya ito at saka binalikan ang bagong kotse ni Blake. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit sobra siyang naiinis sa ginawa ni Blake. Hindi man lang kasi marunong magkaroon ng pakialam ang binata. Wala siyang care, so I don't care na din. Bigla na lang niyang hinampas ng bato ang makintab na bintana ng kotse ni Blake. Kaya basag na basag talaga. Nakukulangan pa si Ella sa kanyang ginawa kaya pumunta siya sa harapan ng kotse. Inangat niya sa ere ang hawak na bato. Last na talaga ito. Promise, magpapakabait na ako. Hindi ko na idadamay ang side mirror at gulong. Gusto ko lang talagang gumanti ng slight lang. Basic lang naman itong gagawin ko sa new car ni Blake. She count. 1, 2, 3, and boogsh! Ibinagsak lang naman niya ang bato sa magarang kotse. Nabiyak lang naman ang hood nito. Medyo bumaon pa ang bato. Papalakpak na sana si Ella kaso nataranta siya nang biglang umilaw ng kulay red ang kotse ni Blake. Tapos tumunog pa ng malakas. Oh my! Meron atang bomba? What? Sasabog na ba? Hala! I'm sorry, baby car! Natamaan ba ng bato ang bomb inside there? Hindi ko sinasadya. Huwag ka munang sasabog, please. Pauwiin mo muna ako. Kinakabahang sabi ni Ella habang umaatras pa. Hindi pa rin tumitigil sa pagtunog at pag-ilaw. Nang medyo malayo na siya sa kotse ni Blake, ay kumaripos na siya ng takbo. Huh. Kaya siguro lumabas ka agad si Blake sa kotse niya at iniwan ako kasi balak niya akong pasabugin doon. Naku, mabuti na lang at sumunod ako palabas dahil kung hindi, paniguradong abo na ako ngayon. Sobrang ganda ng gising ni Ella. Pakiramdam niya kasi may nagawa siya na nagpagaan sa kanyang kalooban. Alam ng dalaga kung ano ang dahilan. Na-massacre niya lang naman kasi ang magarang kotse ni Blake. Oo, massacre talaga. Nararamdaman niya kasi na sumabog na iyon nang umalis siya. Mabuti na lang, nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili. Mahal pa ng dalaga ang buhay niya. Hindi siya makapapayag na matatapos lang ang kanyang buhay dahil kay Blake. Thanks God, dahil kinampihan mo ako kaysa kay Blake. Makapagsimba nga sa Sunday? Saad ng dalaga. Uminat na muna siya bago lumabas sa kanyang kwarto. Pero, kwarto nga ba? Eh kasi parang iisa lang ang sala, kwarto at kusina niya. Tila all in one na iyon para sa kanya. Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad. Kailangan niyang magmumug at hilamos dahil kagigising niya lamang. Kakain na muna siya pagkatapos maliligo, saka pupunta na sa school nila. Ayaw niyang mahuli dahil baka ilista siya ng secretary nila. Maduga pa naman iyon. Kapag siya nga 5 minutes late, okay lang. Tapos kapag kay Ella, 1 second late lang, inililista na. Pakaramdam ni Ella ay nagiging supplier na siya ng pera. Wala nang justice para sa kanya. Good morning! Napahinto si Ella sa paglalakad na may narinig siyang nagsalita. Napalunok ang dalaga. Nakakapagtaka naman kasi kung sino ang nagsalita. Wala naman siyang kasama sa silid niya.
Siya lang din naman ang nagbabayad na renta dito kaya sino ang nakihati sa boarding house niya? Kung may iba pa pala, bakit hindi siya na-inform? Hindi mapigilan sa sisihin ni Ella ang landlady nila dahil hindi man lang siya nito sinabihan. Good morning, Dean. Masiglang bati niya pagkatapos ay lumingon sa kanyang likuran para makita ang bumati sa kanya. Pero nagtaka siya dahil wala man lang siyang nakitang tao. Hello? Yuhu! Where are you? Tanong niya sa katumingin sa buong paligid. Kahit anong pilit ng pagtawag ni Ella ay wala na talagang may sumasagot. Naisip niyang baka guni-guni niya lang siguro ang kanyang narinig kanina.